Yung mga tropa sa labas, bumalik kayo. Yung mga chicks sa katabi, humalik kayo. Tamang-tamang gang gang shit, makinig kayo. Yung mga rapper magwala, magingay kayo. Yeah, yeah! We hood sinners, tropa, we hood sinners. 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 Yung mga hustlers magingay, put sa score na. Yung mga broke, yung mga boys, umi-score pa. Yung mga chicks nyo, tamang palasing na. Yung mga ermas yung galit, put sa stress na. Araw-araw maglasing kahit umaga na. Tamang kahiga mo sa kama, sumusuka pa. Yung mga bitch nyo, tamang nakasubo pa. Mga nabitin sa smoke, put sa pakirol pa. Hangover ka ngayon, tapos pahinga. Nang magising ka ngayon, putya lunis na. Wala ka pang baon. Welcome back sa No Barriers, kung saan mapapanood nyo sa YouTube, Spotify, and Facebook. And for tonight, guest, walang iba. Ang kumanta ng Prodigal Son from legendary AC Underground. Give it up for Soulem-G. Yon, yeah. Relax ka lang eh, nervous ka pa sa akin. Yo, shoutouts pala sa Balibago Cartel, Lockdown Bullies. And of course, shoutouts to OG Gambino. Andito tayo sa mansion for tonight sa podcast. Ayun, so kumusta naman? No Barriers? Ayos lang. So, ayun. Yun, syempre ako naman, gusto ko magpasalamat sa ating venue for today. OG Gambino's Mansion. So, ayan. Teka, syempre, katulad ng dati, bago tayo magsimula, syempre, magkamustahan muna tayo. So, simula tayo sa aking left. Yeah, focus din, syempre, HYFEE Records, No Barriers, yeah. Local Vibe Entertainment. All good lang naman, all good. Medyo na busy, pero good. Good, yeah. Good, ayos pa rin, ayos pa rin. Yeah. Kumusta na yung sahod natin? Tinawanan, bro. Lang. Joke lang. Okay, sige. Si, ano naman? Si Kalo naman. Si Kalo. It's your boy, Kalo. No Barriers. Abangan nyo na yung mga susunod na mga tanong. Yun. Yes. Nakaka-nervous yung mga tanong, ha? Parang nervous ako sa tanong. Okay. Sa akin, may niluluto ako sa malisyoso ngayon, mga okay. OG shirt. So, abangan nyo lang. Santi boy. Yun. So, ayun. Once again, salamat, OG Gambino, sa pagpapahiram ng mansion mo. Dito muna kami. May bayad tuloy. May bayad. May bayad. Ayan. So, okay. So, nito tayo. Anong gagawin natin? Kakain. Okay, hindi. Siyempre, pakilala mo natin si ang ating guest. Siyempre, isa sa mga ka-X3. Isa sa mga pioneer ng AC Underground. And syempre, isa sa mga nagme-mentor sa mga baguhan ngayon or umaalalay sa mga bago ngayon. Syempre, yeah. Soulem-G. So, ayun. Kumusta, Soulem-G? Eto, okay lang. At masaya ako. No? Nabalik tayo dito sa No Barriers. So, ang daming improvement. Yes. Ang daming yes. improvement. At huyat pa tayo lahat kagabi. Dahil sa performance mo kagabi doon. Yun, salamat. Maraming salamat. So, anong pakiramdam ng dati ikaw yung nag-i-interview tapos ngayon ikaw ang i-interviewin? Masaya ako kasi syempre may, tawag nito, may pagpapatuloy sa movement. No? And pagpatuloy mo rin. Go lang ng go kasi this will be a part of Angeles history lang naman. Yes. Yes. Sinasabi sa No Barriers. So yun. So doon muna tayo sa ano. Syempre ito ano lang naman eh. Kumbaga kwentuhan lang naman. Alam ko maraming may mga idol sa iyo at hanggang ngayon talaga yung init ng pag lumalapag ka sa mga event, talagang iba. Talagang, di ba? Mm-hmm. So, minsan, kahit hindi ikaw yung main event, pero ikaw yung nagmumukhang main event pag lumalapag. So, anong ngayon? Anong pakiramdam mo ngayon na nandito ka na sa status na parang halos lahat nakikilala ka na pag lumalapag ka ng ano? Actually, hindi naman status. So, parang ano lang naman din. Parang pastime, no? Hobby pa rin siya. Okay.
So, siguro, natutuwa lang din ako pag nagpe-perform, which is lahat naman ng magpe-perform is natutuwa. Yes. Siguro, parang nilalasap ko lang yung moment ko sa stage. And then, never ko din naman na in-aspire na ganun ang tingin sa akin ng tao. Okay. Siguro, pero yung puso ko sa underground pa rin. Andun pa rin talaga. Iba talaga pag sa underground kasi kahit hindi naka-televise or hindi man naka-vlog yung event, sa underground kasi hindi mo maulit eh. Mm. Yung moment na nakita mo doon, yun lang yun eh. Ah. Sino din yung nandun na nakapanood, sila lang din yung nakasaksi nun. So yun. So unlike pag sa mainstream kasi, medyo makikita mo pa sa mga vlog channels. Diba? Mm. Diba? Sa ano. So yun. So more on underground. Patronizing underground pa rin. Kayong pa rin. Maraming mga nagtatanong, syempre, yung pagka pinatugtog pa lang yung beat nung Prodigal Son, talagang minsan tumatayo pa yung mga tao sa stage, sasabayangan nila sa ano, talagang yung hype nandun pa rin. So, baka pwede mo na ako bigyan nung ano, nung story kung paano mo ginawa, paano nag-inspire sa iyo gawin 'yun. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi natatandaan ko nung siguro mga 12 years old pa lang ako noon nung narinig ko yung chorus nung hindi, ito, hindi ko alam kung una mo pinarinig, isa ata sa mga unang pinaparinig yung chorus mo kay OG Gambino eh. Yung nakatira pa sila sa Carmenville noon. So, that time, 12 years old pa lang ako noon. Yun na rin din, nung narinig ko yun. Ang natandaan ko, parang sinabi niya, ayos yun ah. So, ikaw, anong backstory, anong story behind dun sa akin? Nung time kasi na yun, that was parang after Regent time yun or during those time. Mm-hmm. Si OG Gambino kasi noon, which is nasabi ko to dati, siya yung hype man talaga nun sa ano eh, sa Club Regent. Yes. So, of course, with respects kay DJ Kicks na sumuporta talaga sa mga early hip-hoppers noon. So nabanggit niya magkaka-studio nga siya. Yes. Si DJ Kicks. And si C-Playa andon na siya yung nag-create ng beat ng Prodigal Son. Okay. So, parang nag-cutting lang ako noon eh, nung gabi na yun. Tapos, pinarinig yung, nag-construct kami ng beat ni C-Playa. Okay. Tapos nilapatan ko siya ng lyrics. Hmm. Nung time na yun kasi, yung gang culture din ng Angeles, sa mga nakaranas nun, meron din talaga. As in, may gulo talaga nun. So, iba rin yung ano. Iba pa yung pagtanggap ng hip-hop nun, mainit pa talaga. Yes. Like, after mo sa isang club, isang event, so parang ilag ka pa lumabas talaga kung wala kang homies, ganun. Yes. And expect mo, may batuhan, meron kabulan. So, ayun. Habulan ng XLT din. Parang ano, habulan ng sasakyan. Meron. So, maraming nagkakatamaan nun eh. So, yung hip-hop nun may violence talaga. Yun yung, ano, natatandaan ko. So, yun yung, ano, kaya nagkaroon ka ng idea para buuin yung Prodigal Son. Eh, kung napapansin mo kasi halos, yun nga, dun sa pare-parehong suot, pare-pareho lang yung forma. So, one culture pero merong beef talaga. Hmm. So, and then, may namamatay. May mga homies na namatay din. May mga kaaway na tinamaan din. So, personally, kami, tinatamaan din naman. So, tapos ngayon, mga magkukumpare na. Magkukumpare na. Ang nakakaano ngayon dyan, dahil dati mong kaaway, tapos kumpare mo ngayon, parang pag may bumangga sa inyo, yung power nyo ngayon mas malakas. Doble. Parang doble na. Doble. So, yun. So yun yung kasi yun ba yung yun ata ang pinaka talagang tumatak na tapos solo ka lang dun eh. Oo. No. So ano kasing year lumabas yan? 2004, 3. Mga hindi 5, 6 parang ganun. 5 ba? Mga 6 ganun. Parang ganun siya. Tapos sobrang classic pa yung nasa kulungan ka na yung background, di ba? Ayos din yung huwag kakagawa ng ano, di ba? Patos, yung mga editing na, sinaunang editing. Pero ang ganda, ang classic ng mga, doon pa lang maaaliwan na doon sa mga music watch video, di ba? Parang talagang maganda na yung kanta, tapos parang mas mabubuhayan pa siya kasi yung mga visual na pinapakita talaga, talagang kung ano yung dapat talaga na, galing din yung ano. Sa message niya, medyo tinamaan.
So, syempre ano, si Metal Boy yung gumawa ng mga ano, di ba? Yung nagkakamali, parang sa... Sino bang nagkakamali? Sa PSP pa yun. PSP. PSP. Oh. Sa PSP pa yun, no, dog? Oo. So, kina-capture niya yung mga scenes nun, clip sa PSP nga. So sa mga ganun talaga, napaka... Talino niya talaga sa mga... Meron siyang ano talaga. May visual talaga sa mga... ano. So, ayun. Ang ganda. Maganda yung ano. So, yun. Ako yun. OG, gusto ko lang itanong. Like, anong year ka nag-start nag-rap? Totally. Ang year kung kailan ako nag-start mag-rap, parang 16 years old yata. 16... Pero ano na ako noon, creep na ako noon. Ewan ko natandaan ni OG yun sa ano, sa roof bar, sa taas. Mm. Tapos nag-creep walk pa si Jamal noon, tsaka si Cortez. 16 years old. 16 Pero years ano old. Siya, parang anthem siya ng creep. So, 90s so yun na 90s. Hindi naman, parang 2000. Early. Early 2000. Early 2000. Early 2000. Mga, siguro, mga 1 year old pa lang siguro ako na. 2000 na ako pinanganak eh. Yung ano, yung pag, tapos, pagka, di ba may nakukwento ka nun, yung mga pagka may mga birthday, nagra-rap kayo nun sa mga, di ba, yung mga debut. Oo. alam ni OG yan. Sige, yung mga share mo naman yung ano natin, mga experience na ganun yung, nung time kasi na yon, parang yung rap nun, hindi yung rap performer, hindi sila masyadong nai-invite sa mga ganong klase ng party. Mm. Like yung mga rappers, hindi sila ganun nai-invite. So, pero pag may kakilala, like yung homegirls mo o yung homeboys mo, pare, pwede ka ba mag-perform? Pwede yun. Doon pa lang. May singit kami ng performance. Pero iba pa yung pagtanggap ng hip hop noon eh. Iba pa yung pagtanggap ng hip hop noon. Hindi pa nila masyadong na-embrace. Na-appreciate yung hindi pa nila masyadong na-appreciate. Unlike ngayon na parang halos ang sounds ngayon is ano, pang hip hop na talaga. Oo, marami na ang mainstream, parang ito. Mainstream na. Isa na siya sa ano talaga. Anong pakiramdam nakabagi pants kayo noon tapos yung mga manunod, eh, talagang fitted na... Baggy pants? Ay, yung feeling? Kasi syempre, iba yung, ano, di ba? Iba yung vibe ng manunod. Mayabang, pag naka-baggy pants. So, yun. Ilang taon ka nung nag-creep ka, OG? Nag-creep ako parang 15, 16, ganun. 15, 16. Parang one-year-old si Angela nun. Tama. 1 year old si Angela na. Tapos yung nag-jump sa'yo sila OG, ano na? Oo, dadaan ka talaga sa ano, sa lambing nila. Sa lambing nila. Grabe. Kung walang mga, kung may cellphone noon, ngayon, soft touch. Sa kanila, ano, hard touch. Hard touch! Okay, sige. Ito, Koy, may tanong ako. Hindi, sige, yung ano muna, para at least tuloy-tuloy yung ano. Sige. Ayun. Yung lambing na... Kaya kung baga nga noon, yung... lambing. Dati nun, yung era nun, medyo, ano na nga, marahas na. Doon, parang yung mga frat wars uso. So, distinction nga siya eh. So, ngayon nun, parang ako, dahil ini-embrace ko na yung culture ng hip-hop nun. So, parang, hindi naman na curious. Pero parang ganoon na rin. Pero hindi nila ako ni-recruit. Mm. Dati kasi nun, parang malakas ang ano eh, pagre-recruit ng frat eh. Okay. Pero sa kanila, parang hindi. Parang... Hindi ka papansinin na extra talaga. Oo, nakwento mo yan doon sa... tama, naalala ko. Ang nakasabay mo noon sila... Ay, hindi. Nauna ba sa'yo sila, Bone, or... Ako, nagpakilala kay AJ. Tapos parang... Pinapasok ko sila. Hinahin ko sila. Kung ano muna, makumasakit ba? Pero nakakaskate namin si OG noon. Tsaka sa Astro Park, sa bike. So... Kulit nga yung tsura niya noon eh. Bakit nga? Hindi kasi skater siya, pero parang... Yung aurahan niya noon, parang tupac siya core na may ano eh, skateboard. Mm. So, unlike sa thrasher na itsura talaga, skater. Mm. Mas may extra siya sa likod.
Ah, naka... Ah, okay. Ay, na actually, na kwento mo yan doon sa ano, di ba? Kumulekta siya na ano nung gang fans. Alam mo ba yan? Gang fans natin. So, o di, di ba, yun nga, no? Pinain mo sila, bone mo yan, sila yung nauna, di ba? Mm. And then, a week ba? So, mga after 3 weeks or 4 weeks ako. Ah, so matagal. So anong sabi nila sa'yo nun? Siyempre, sila, pinapain mo na sila, tapos ikaw, hindi ka. Hindi, parang exciting yung pagkakwento nila eh. Kaya mo yun, tol. Parang ganun. Tapos, iba yung treatment dun sa isa. So, ngayon, kung may mag-undergo ng process sa inyo, parang iba rin yung treatment sa inyo. Hmm. Kung baga, kasi pag ikukwento mo sa iba, ganito yung ginawa sa akin. Hindi yun yung expectation mo. Iba. Oo. Iba talaga. Di mo rin alam eh kung ano yung ano, ano talaga. Yun, para ano. Para sa iyo talaga 'yun. Pag, 'di ba, Mac, may naalala kayo 'yun, para sa kanya. So, yun yung process. So, may mga deserve din talaga. deserve mo naman eh. Hindi, ibig sabihin yung gagawin sa iyo. Oh. Ganyan talaga. Kumbaga, kung matigas na matigas ka, deserve mo yung ano. Yung mas masakit. Kaya ba nagaano yun? Eh, di lahat naman masakit. Oo. Lahat naman masakit. Pero lahat naman masakit. Yung ano, yung parang yung tolerance ng ano. Yung kunyari, si Kalo, mas malakas yung katawan niya sa akin. Mas masakit yung bibigay niya sa kanya. Hindi, parang gigil yata yung sinasabi mo eh. O, parang ganun nga. Ay, ito, mas mukhang mas matigas to, panggigilan natin. Parang. Ay, yung mga homies, ganun. Ay, mo. Mga homies, ganun. Kasi, pero, ano, mabalik ako sa, ano, sa... Nag-start ka ng rap game. Paano 'yun? Paano mo naisip na umpisahan? Paano anong nag-impluwensya sa iyo? Ano 'yung nag-impluwensya sa akin? Ah, grade 6 pa lang ako noon, parang nakikinig na ako ng Jazzy. At Bone Thugs and Harmony. So uso pa 'yung cassette tapes noon. Tapos meron ako nakasama sa amin noon na mga taga-Abakan. Okay. So yung pinahiram ako no NWA na tape. Mm-hmm. So parang yung Fuck the Police noon na track. Pinarinig niya sa akin yung dalawang version, yung sa NWA at saka yung sa Rage Against the Machine. May Fuck the Police din silang ano version. Okay. So ito yung rap version tapos ito yung sa rap metal version ng Rage Against. So, meron ako mga mentor din doon sa sounds. So, yun. So, yun. Ano yun? Nag-start kang nakinig talaga sa mga underground na? Oo. So, i-follow up natin yung Koy. Ano? Sino yung mga rap influence mo ng English at saka ng ano, ng Tagalog? Influence, girl. Influence mo. Siguro. Since nasabi mo ng English, NWA... mga una-una, yung mga una-una. Ay, Crossroad, Bone Thugs. Bone Thugs, NWA. Tagalog. Sa Pinoy. Sa local. Siguro naririnig ko na noon na rapper talaga, which is totoo naman. Andrew E. at saka yung Francis M. Mm-hmm. Mga kababayan. Mm-hmm. Parang nagpa-ano pa nga ako noon eh. Nagpa-flat-up pa ako. Yun yung gupitan noon. No? So yun. Tapos, ano ba? Filipino. Eh, halos sila lang din. Gangsta rap, since nasa gang... Gangsta rap para... Hijack. Hijack. Death threat. Hijack. Hindi siya sa death threat part, parang C4. Yung album niya na C4. So, parang meron siyang sarili. Yung last song na may English verse, kung narinig niya, sa version ng C4. Siya ba yan? Siya ba yung umanta doon? Oo. Di ba may last song na no, original? Ayan. Pero meron din siyang ano, yung version ng C4. C4. So, natin ngayon. Maganda din yan. Hindi kasi... Hindi, pero alam. Foreign pala, ano din. Siyempre, ano. Eminem. Yun yung mga naging daan. Mga naging daan para talagang mapagpatibay na. Sige ka. Maging mag-rap ka, habi ko magsulat ng tula talaga, no? Second year. Tula.
Pero yung dun sa mga sinabi mo, kunyari, as a rapper, kunyari, nagra-rap ako, di ba? So, naiintindihan ko yung, wala akong narinig sa'yo na, ano ba yan? Yung influence mo galing sa mga yun eh. Kumbaga meron ka na kagad nilabas na sarili mong style. Yung style. Yung style. Oh, doon na sa akin na yun. Yan. So, di, so, tama yung ano ko, no, na kahit na pinapakinggan mo sila, nag-influence mo sila, wala kang kinuha sa kanilang mga style. Di ba meron ganun? Kunyari, bone tag, tapos kinuha ni Ginayan. Parang hirap din kasi ng bone tags, gayahin talaga. Nag-create siya ng, ano niya, ng own way niya. Yung style, style. At yun yung talaga mahirap eh, sa totoo. Mahirap talaga yun. At saka kung, lalo na ngayon, kung makapag-create ka ng style mo, sigurado marami, kamukha din. So, ang hirap mag, ano. Legit. Ako naniniwala ako na parang yung rap is, ano, tawag nito. Sulat kamay din. May sarili kang penmanship, may sarili kang style. So, sariling delivery. Diba? Mm. Sabagay. Kahit sinong rapper na ano, iba yung execution. Mapa-foreign o mapa-local. Sabagay. Meron siyang sariling style talaga. Sabagay. Tama. Siguro yung flow, medyo magkakaroon ka ng pattern dun sa flow. Pero yung style, iba. Mm. Pasukan mo na lyrics, mag-iiba. Lapit sa mic. Ayun. So ganun yung sabagay. Kasi minsan, kunyari ako, minsan nahihirapan ako, hindi ko alam ano yung style na... Pero lately, ito, na ano ko na talaga yung gusto kong style, kaso palaging nakukumpara sa ano eh, sa iba, so... So, paano yun? Nung nakikinig ka na ng mga rap music, ano, wala pa yung impluensya ng pagiging gang nun, or papunta na doon? Nung time na makikinig ka ng rap, siyempre, dyan ako nag-start lahat eh. Oo. Diba? Tapos, culture nga siya eh. Sa music, tapos makikita mo yung formahan nila. Mm. So, dyan ka na mag-ve-venture. Oo. And then, dadating sa buhay mo yung mamimit mo talaga tong mga legit na tawag nito, mga G's. Na yung culture talaga, pinapractice. Hindi yung narinig mo lang, mag-rap na ako na rapper na ako, gano'n. Meron talaga na para doon. Legit. Sa culture nila. Like, nung nakita ko sila, skater sila noon. Tapos may BMXer. Tapos may... Parang natural yung umawak ng spray paint noon eh. Oo. So, talagang likas sa kanila. Na gano'n yung pinapractice nila. Tapos may nagra-rap. So, culture talaga nila yun. Tapos alam nila. Hmm. So, might as well na kailangan mo mag-blend dun. Pero yun, OG, ano yung title or ano yung pinakaunang kanta na andun ka or ginawa mo, let's say? Ah, yung sa ano yun? Yung sa crip yun, yung I'm a 13th Street Representative. Pero may mga amboys kasi nun eh. Kaya yung the N-word is nabanggit ko pa nun. Shout out sa mga kuya kong ano. Narinig ko yun. Anong title nun, Kuya? 13th Street Representative. Andiyan ba sa YouTube yun? Wala. Wala. Live yun eh. Chant lang yun. Tapos pag block party, alam ko yun yung... So ayun, bago tayo mag-break, Kuya Soul, meron akong gustong itanong. Actually, tinanong mo to sa akin nung nag-audition ako sa AC eh. Sige. Mag-audition ka daw. Hindi naman. Bakit ka nag-rap? Bakit ako nag-rap? Ayun, yan ang pinakamasarap na expression kasi dyan. No? Yun yung parang may sarili kang tawag nito. May sarili kang way para i-express mo yung sarili mo sa pagra-rap. Kumbaga, ang tawag nito, not everyone can sing, not everyone can rap also. Legit. So kung sinabi ko din kay MadMike to, kung yan yung regalo na binigay sa'yo ng Panginoon, bakit hindi mo i-practice? Hmm. Kasi pag ang gift naman hindi pinag-aaralan eh. Hindi pinag-aaralan yung gift na binigay sa'yo ng Diyos. Ang tanong ba, pinapractice mo siya? Yep. Sabagay, makes sense. Diba? Pinapractice mo ba siya? Hindi pocket sa'yo na, hindi mo gagamitin din.
Legit. Diba? So yun yung ano. Kumbaga, so kung nasa iyo na yung gift na yun, di ba, ang daming ang maasenso sumisikat. Like si Chef Boy Logro. Di ba? From dishwasher and then may gift pala sa pagluluto. Mm-mm. Kinamit niya. Para, yung talent niya. Gamitin mo siya. Ngayon, master chef na, di ba? Kahit hindi mo pinag-aralan sa siguro yung school eh, enhance ka. Pwede. Pero mayroong built-in talent talaga eh. Meron. Bakit yung mga magagaling ba sa mat na nagro-rubik, hindi ang tinuturo sa school yun. Oo. Pero talent niya. Di ba? Bagay. So yun yung reason ko. So expression siya. Kahit naman sino lahat, expression niya yun. Di ba? Oo, pero meron kasi mga nagra-rap na para sa para mang chicks. Para mang chicks. May kala ka balan. Para mag chicks. Hindi kasi nung doon sa may yung sa may Club Regent days no. Nakikita ko yung nagra-rap, nagre-freestyle. Ah. Oh. Tapos pagkatapos nung kasi maya-maya ang dami yung katabing chicks eh. Kaya parang gusto ko magano, parang sa'yo, naglaglag din. Hindi. Hindi yun yung ganun eh, parang kasi ang dami yung mga chicks nung tapos syempre sikat ka pa. Oy, ganyan. So, nung napanood ko kayo nag-freestyle nun sa Regent, parang yun yung sinabi ko, ito yung gusto ko. Gusto ko mag-ano. Parang wala namang chicks nun sa Regent. Meron namang chicks pa ako sa Regent. Oh, hindi naman. Di ba ikaw yun? Ay, baka kamukha mo lang. Puro trouble na siguro yung panahon ng Regent. Hindi, pero meron. Mahina ako sa babae nun. Ano, late bloomer ako eh. Hindi, alam mo yun. Hindi, pero may mga ganun, di ba? May mga ano. Pero hindi kasi lahat din ng chick gusto ang rap eh. Kaya medyo magdi-disagree ako doon na magra-rap ka para sa chick. Eh pero nung time na yun, pag gumawa ka ng rap sa chick, di ba? Iba yung impact. Parang, parang harana method yun eh. Pero so depende. Iba talaga, lalo pag binanggit mo yung pangalan sa... parang yung era nila ngayon, ganun din. Parang kilala ko. Parang medyo tinamaan ako doon eh. Oo. Magbabanggit ng pangalan. Pero yung era nila ngayon, ganun din, parang mas, ano nga ngayon eh, parang mas hype nga sa kanila ngayon, pag rapper ka, oo, talaga ngayon. Malapit. Parang ganun yung... Kasi mainstream na ngayon, ano eh, yung hip-hop. Yung era nila. Siguro sa new school. Sa new school siguro. Ang may, ito narinig ko to sa mga kausap kong Don. Yeah, mga Don. Parang, pag-performer ka talaga, kahit hindi naman rap, pag-performer ka, do. Most probably medyo makaka-attract ka ng ano, opposite sex pag performer. Kaya pala 'yung mga banda, maraming chicks na. Pwede. Oo. Performer. Okay. Performer. Kahit ano, kahit dancer, basta pag kahit nga gitara ka, lang eh. Oh, yung gitara lang, 'di ba? Lakas na manghatak no pag high school. 'Yun 'yung na ano ko sa mga Don na kausap ko. Pag performer ka, lapitin mo. Gusto kong mag-aral ng piano. Ba't di ka pa mag-drum, bro? Di ka mag-aral ng piano. Violin yung maangas. Yeah, oo, maangas. Konti lang yung ano nun eh, gumagawa nun talaga eh. Ibig sabihin, mas mahirap yun pag... Sipin mo, MadMike may violin. So yun, last question natin bago tayo break. Ano bang last question? Last question? Mamaya nang iba ko. Break na natin. So, nag-less na sila. Oh, sige. Mag-break muna tayo para yes. Dun sa... Yung mga tropa sa labas, bumalik kayo. Yung mga chicks sa katabi, humalik kayo. Tamang-tamang gang gang shit, makinig kayo. Yung mga rapper magwala, magingay kayo. Yeah, yeah! We hood sinners tropa, we hood sinners. 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 Yung mga hustlers magingay, put your score na. Yung mga broke, yung mga boys, umi-score pa. Yung mga chicks nyo. And we're back here at the No Barriers Podcast. Is syempre, special guest, the one who created the prodigal son, yeah. Soulem-G. Let's go. Yun. Unang tanong. Okay. Unang tanong na naman. Ito. Yung sa colors, koy. Mm. Yun. Medyo alos ka sabay ng prodigal son, di ba?
yung Colors? Or nauna yung Prodigal Son? Nauna yung Prodigal Son dun. Di hama kata. Nauna yata yung Colors. Huh? Yung Colors. So yun, paano nyo nakreate yun? Since ano, iba-iba yung Colors nyo nga dun, yung gang nyo. Mm. May Batos, may Blood, si MC Crane. So yun, paano nga nabuo yun? Anong concept? Ano, project yun ano, ni Metal Boy. Project niya yun talaga. Pero yung pagre-record nun, parang hiwa-hiwalay. Ah, hindi siya ano? Hindi siya isang araw lang. So medyo may ano talaga nun, medyo may color coding pa talaga nun. Pero halos nung rapper dun is mga naunang Easy Underground. Oh, sila OG Crane. May nire-represent, silang crew talaga. So yun siya. Hindi ka ba na-boring no? Kasi ikaw lang mag-isa? Supposed to be nandun si Crime. Ah, okay. Oh, yung, si Crime. Parang klaseng bata si Crime. School. Parang basag si Crime nun. Ah, okay. Siguro kung wala pang addict nun, si Crime. nauna si Den. Legit yun. Kasi tigda dalawa kasi bawat grupo, di ba? Ah. Kasi ikaw lang yung mag-isa. Wala nga si Crime. Pero kung ano, nandun siya... Malamang dalawa kami. Pero malamang wala na rin si Crime. So ako rin talaga mag-isa na. Okay na rin ako mag-isa. Nawala si Crime eh. Oo. Oh, pagka-graduate ng high school, nawala na siya bigla. Hindi natin nalawasa si Crime eh. Okay. Kala ko nga nun, OG Soul, nung after mo, mag-reverse din si OG Gambino. Sinasalikod mo siya nun. Classic yun yung music video. Actually, classic nga talaga yun kasi parang puyat pa si OG nun eh. Sinundo namin si OG nun, puyat pa talaga. Yung mga tawag yun, baliktad din oras namin nun eh. Hindi kami titigil pag wala pang araw, parang gano'n. Lagi kami sa inuman. Talagang sagaran din. Alam mo yung Sabers Mall, ah. Pag hindi pa sumisinag yung araw doon, hindi pa kami uuwi. Pero pag nasinagan na yung araw, uuwi na. Uuwihan na. May nagsisimba pa nga eh. Tapos lasing, basag kayo. Totoo yan. Pero yung mga, marami ka rin mga lumabas ng mga kanta yun, di ba? Sa ano, yung, sa tatanda ko, yung Chismosa. Tama, nandun nga, di ba? Chismosa. May Boo. Boo lang. Ay, Boo lang ba yun? Boo. May Boo. Hindi yun. Asher yun. Tapos, ano ba yun? Kapit sa Patalim. Yan. Tsaka yung, yung sa inyo ni, ano, ni Supremo, Jay Singket, yung EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Diba? Politics yan. Meron. So, yung tinakbo nung rap career mo na, tapos medyo nakikilala-kilala na rin ngayon, di ba? Yung rapper nun, parang ang makakakilala sa'yo, parang rapper din. Okay. Sa Angeles. Kung under ka kay Metal Boy nun, magkakakilala talaga kayo nun. So ngayon, pag magpapa-event si DJ Kicks nun sa Paradise. Sa Paradise, dun kami nagkikita-kita. So, pero wala pang social media nun, parang Friendster pa lang ata. Ah, Friendster. Tapos ngayon, parang pag may ipopost ka, so, hindi pa masyadong ang perbahay nun. Parang wala pa rin computer. Wala pa masyadong wala pang smartphone, ganun. Yung, ayun, merong sinasabi si OG nga, yung sa chat room sa TV nun, sa cable. Ah, yung MTV. ACCTN. Meron din sa MTV. MTV, okay. Mas mahal sa MTV, di ba? Mm. Ay, saan ba yung mas mahal na MTV yata? Eh, parang 250 yata yung per text. Hindi, meron yung 15 ba yun? 15 pesos. 250 pag magcha-chat ka or 3 pesos parang ganoon. Naalala. Tapos dun may banging din doon. Natatandaan ko 'yun. Kita tayo dito sa ganitong lugar. Tapos kanya-kanyang rep ng set nila 'yan. Makikita mo yung ano noon, parang may yung tag name mo, tapos may 13, may 14, tapos meron bang huntingan na noon sa ano, mga Sabado huntingan na noon. Sino yung siya? Naabutan ko yung mga time na yun. So, yung mga time na yun, wala bang mga parang mga
ano ba yun? Yung dahil pupunta ka doon, magra-rap ka, tapos eh, alam mo yung tipong, dahil iba yung crowd, ka-rival mo yung crowd, wala ba yung parang mga nagbubuo o kaya? Hindi naman nangyari sa akin dati noon. Hindi naman talaga ako performer noon. Pero nag-freestyle ako dati. Eh, mas mahirap yun. Oo, oh, kasi pati yung homies ng iba, parang aasarin mo eh. Oo. Pero wala namang habulan sa akin. Swerte ako. Wala. Parang ganun. Kasi may mga ganun na... Pero may kaaway. May kaaway ganun. Pero ibig sabihin, nung after the gig, parang hindi naman ganun ka... Ka-bad trip siguro yung inasar ko at saka yung mga homies. Eh, ikaw yung nagmumura ng palaging PI palagi nun eh. Diba? Oo, oh, dati. parang natural din naman kasi sa rap yun, ganun. Oo. Oh. Hindi, naalala ko lang yung mga dating mga... Pero ano, wala... Bangis pa yung obangis. Well, pero wala pang mga ano nun. Wala pa yung mga, kunyari, pagbaba mo yung parang... Abangan ganun lagi. Dahil, syempre... Colors. Oo, ganun. Rival gang. Wala pa naman. Wala namang nangyari sa akin ganun. Pero, meron din, siguro. Pero hindi ganun kalala. Hindi, pero not really dun sa sinabi mo sa kanta eh. Kasi bago yung kanta talaga, may rival rin ah. Yun nga ko, yung tawag dito, yung hindi ka nila inabangan, syempre. Kunyari, yan, event. Kunyari, yung event natin kahapon, na pinuntahan, nag-perform kayo. Tapos, ka-uwi natin, may nakaabang sa'yo na mga grupo, ganyan. Parang hindi nila ako nahuli. Nakatakas, ganyan. Swerte. Hindi nakatakas, swerte talaga. Hindi nila ako nahuli, parang ganun. Pero meron na bang nakadiss si, ano, Soulem? Yun, diss. Soulem-G. Diss track. Ayan, o. Oh. Or yung mga parang... Kunyari, parang bad trip ako dito. O kaya parang may sinabi sa'yo, babalikan mo yan kasi... Meron na ba? Personal, parang wala. Personal. Wala. Pero rap game. Yung personal, bow, o hindi... Bow down one yata. Yun na yung pinaka, ano mo? Bow down one. Oh. Yun na yung parang pinaka... Bow down one. Alam nila yung kwento ng bow down one eh. So syempre, dahil pinoprotektahan mo si Angeles, parang... Ayun lang. Pero personally, wala naman. Pero and sa future, meron kang gustong makadiss. Gustong i-diss ba? Wala din. Wala rin. Sa future. Hindi, nakakala. Baka mamaya, meron na katago. Future na diss, wala na. Pero yun, As you grow matured kasi, as you grow old, talaga as you grow mature eh. Grow old. As you grow old, doll, dapat nagsisink in din kasi yung ano, makati na lang sa utak yan eh. Yung negative na ano. Dagdag pala. Pero hindi pumasok sa'yo na... Pilit mo talaga. nung bago-bago ka sa rap, hindi talaga pumasok sa'yo na parang may diss na gagawin. Ganun. Hindi, kasi battle MC na ako eh. Kumbaga kung may diss talaga nun, harapan, may nanonood na. Kaya sa pocket mo na lang na pag... Hindi, doon din naman ako proud sa mga rapper noon. Kahit may harapan na battle. Na, dahil ano siya, hindi umaabot sa sakitan yung dalawang rapper. Ewan ko lang sa iba. Tapos yung mga OG naman, no, malalamig lang din ang ulo noon. Na ganun. Pero minsan yung homies yung nag-aaway. Homies to homies. Yung mga OGs nan parang ano lang, wala lang, parang chill lang, relax lang. Ay, usually yan. Mga OG naman, talagang tahimik. Breeds like a killer yung mga ganun lang. Sige, si Lance, alam ko may tinatanong. Pero yun, OG Soul, kumbaga gusto ko lang itanong, paano ka napasok sa AC Anda nung panahon na yun? Like, crime. Si Crime ang nag-iaya sa akin noon. Tapos, nagre-recording sila sa Santa Maria ata. Yung old school na ano na. Tapos, pinag-audition ako. Tapos, pumasa naman. Parang 8 lines lang yun. 8 lines na verse. Tapos, pumasa naman. Katatandaan mo pa yung ano man na yun? Hindi ko na matandaan, pero parang... Freestyle lang or... Ah, yung ano yun? Yung Buhay G. Buhay G. Oh, Diyos ko po, laging abang ganito. Ah, okay.
doong aking pinasok, bakit napakagulo. Parang so na-create na pala yung bago ka mag mag-join sa akin. Tapos yun yung unang record. Dati no, wala na mo, yung AC Underground na records. Isang grupo lang kami. Bago talaga dumami siya ng kampo-kampo. Isang grupo lang kami, siguro lima lang kami or anim. Para si OG Cypher, si Batbean, si Fresh, si Metal Boy, para si G-Lord. Tapos parang ako yung pinaka-ano nun. Pinaka- si Crime, wala pa. Wala pa siya nun. Oh, si Crime, bilang nila. Oh, bilang si yun, si Padrino ba? Yun, si G-Lord. Yun, siya yun. So yun yung mga... Saan natatandaan ko? Saan natatandaan ko? Tapos at saka na lang nag-split nung ano na, no? Or parang nagkaroon na ng grupo-grupo. Nung time na yun kasi nakikita ko na sila nag-audition. Naririnig na yung Santa Maria nun eh. Yan, Jablos Mafia. Tapos si na... PDK. PDK. Si... Sino pa ba? Bisaches. Hindi, si na Crane. Nakalimutan ko yung grupo Doomsday. Nila. Doomsday. Oo, tama. Tapos, dumami na rin, dumami na rin. Parang si BCH sa ano. Kikoman na yan. Kikoman record sila. So, yun. So, yung Easy Underground, talagang siya yung nauna. Eh, yung URP. Paano yung ano ng URP? Doomsday si Tagas nun. Galing siya sa Doomsday. So, nag-branch-branch. Pero may na mga nagra-rap na nun na ano. Parang hindi ako nagkakamali. Parang may Donggalo nun. Ah, meron naman. May Donggalo nun. Ah, meron naman. Oo. Do, matagal na talaga. So talagang ano sila, ano? Pero hindi pa yung batch ni na, ano? Hindi pa yung batch ni iba, na, iba pa, iba pa. Gia, tsaka ni Craig. Iba. Iba pa yung... Merong isa doon na taga, ano yata siya. I don't know kung friendship o parang... Nasa Donggalo na talaga siya doon. Hindi, hindi. Merong una. Kina G. Hindi, Anunas siya tayo. Hindi ba Anunas yun? Hindi pa Donggalo ng sina G. Meron na una talaga na nag-mentor din. Nang Donggalo nun? Di ba yun yung sa Anunas? Anunas sa tayo. Hindi ko matandaan. Matandaan. Total, nandiyan na rin naman tayo sa grupo. Sa grupo. Ayun, syempre, paano nag... syempre, ako alam ko paano nagsimula, pero paano yung sa HYFEE Records, kung paano nagsimula at paano nag... Si HYFEE Records doon, parang... Sila yung mga huli na creep, no? Parang time na yun. Sila ano, ano, sila... Si Psych. Big Psych, si Francis, tapos parang ako. So sila nagbe-venture din sila, parang sa'yo ba, na may sariling gamit. Parang home studio. Meron silang home studio noon. Pero nang, nung nangyari noon, parang ayun, nasa jail na si Metal Boy. So parang magkanya-kanya na ng studio. Doon na nag-start. Yung branches. Yung branches. Nung rap. Tapos doon na yun nabuo si HYFEE nun or hindi pa siya? HYFEE Records. Saan ba nakuha yung ano, yung pangalan ng HYFEE Records? Si Flo yung ano nun eh. Nag-isip. Para production si pa dati. Si Supremo pala kasama nun sa HYFEE. Ah, si Supremo. Si Supremo. Diba? Meron siya mga... Si Supremo ng ano yun, ng Dao. Para hindi sila malito. Ibang... si Jay Singket. Jason Kett. Yeah, Jason Kett. So, ayun nga, ayun, kung ano, yung at least i-clear mo kung paano paano nalang lumitaw bigla yung HYFEE Records. Though influence kasi ni influentially parang creep din sila. Merong ano, HYFEE TV. Ayun. Merong ganun sa US. Pero iba yung spelling nun eh, di ba? Iba yun. Iba. Tapos, nung time na creep kasi kami nun, medyo may hard time kami kay OG nun eh. Parang do or die nun, kung kakapit ka o hindi eh. Parang ganun. So, parang part din nung test kasi namin nun yung mag-survive ka nga alone. Talagang ano, may test talaga nun. So nakakaintindi nung ano, gang culture. May pressure talaga. Bibigyan nga ng pressure talaga ni OG. So, parang naano kami nun. Takot kami magpakita nun sa kanya. So, gumawa kami ng tawag nito. Parang doon kami tumambay sa Bilen home site.
Bilhin. Tapos, ayun yan, nagga-graffiti yung isa. So yung isa naman, si Big Psych, nagra-rap din. So, marunong din siyang mag-capture. Mm. So yun. So dun siya natuloy. So sabi namin, kung magra-rap ako ulit, parang gagawin namin siya na parang planado ba? Like four songs. Parang hindi nakakapagod. Dati kasi uso album eh. Dati uso album. Tapos ipapirate. Yari. Di four songs sa'yo, four songs sa akin, four songs sa'yo. Tapos ano lang yun, parang yung cover niya, Xerox. Yeah. Kaya pala yung... Ayan, si Robby. Kaya pala yung sa ano yung doon sa CD niyo tiga-apat kayo no. Oh, parang sin and soul of psych parang. Parang so ano rin yun yung iba kasi yung kopya doon, 'di ba binigay mo sa akin? Ay, tama ba ikaw? Parang ganun. Diba? O binili pa. Oh, pero o yung si mga RCC, sino ba nang ano doon? Baka ba yung nagbebenta doon? Oh, tapos pero yung ibang kanta hindi nilabas sa YouTube, mabibili mo lang siya sa CD. Diba? Ilan lang din talaga yung YouTube noon. Oh, pero ayun, 'di ba? Hindi may mga kanta ka kasi doon na pwede mo siyang i-pirate, pero pag di mo bibili yung CD, hindi mo maririnig. Ah. May mga secret. Oh, tama diba? Tama. Meron pa nga yung ilang minutes ba 'yun? 30 minutes ba? Yung airtime. Oo. May airtime siya tapos yung replay. Oo. Tapos dun sa may pinaka-dulo, dun pala yung kanta, di ba? Hindi, nung time kasi na yon, marami kasing tricks nun sa tape. Uso na yun yung magbabackmask ka. Tapos babaliktad yung boses. Okay. So yun. So tapos, may mga pakulo kung natatandaan nyo yung salamin. So iaharap mo yun sa cover ng... sa cover ng tawag nito, tape. So may makikita ka doon na sa somewhat parang satanic na ano images. Ah, talaga? Oo. Oh, ewan ko kung alam ng mga OG yan, ng mga legend yan, yung salamin sa cover. Like yung cover ng Metallica, yung Black Album. So may snake yun eh. So pag inano mo yun sa salamin, parang 666 lalabas siya. Kahit sa Bone Tags meron yun. Ah, talaga. Marami sa Bone Tag. So, classic talaga pag nakakaset. No? Oo. Iba pala talaga yung... Old school way, meron. So, yun, parang pakulo ko siya nun. So, ikaw talaga nakaisip na parang may... Parang blanco lang siya ata, di ba? Parang... Kanya-kanyang pakulo din talaga. Kasi nung narinig ko yun, sabi ko, taka na, ba't ang tagal naman ito? Parang hindi ko alam kung ito ay... Siya. Oh, nagpi-play siya. Pero siya. Sabi ko, baka siguro nagkamali siguro to ng kopya, nilagay nila doon. And then, nung sa'yo ko rin tinanong, sabi mo, basta pakinggan mo lang, tapos may sinabi kang oras. Hindi ko alam kung 15 or 20 minutes o 30 minutes yata yun. Matagal. Tapos, yung kanta, 3 minutes lang. Kaya yun, yun, parang, kaya simula nun, parang, ano na, tapos sakto, puro pa kayo extra na, di ba? Puro crep pa, kaya medyo... Traditionally kasi parang ganun talaga. Ang turo kasi ni OG noon. Which is applicable sa lahat 'yun eh. Okay. Kung ano ka i-represent mo. Yeah. Not really the gang pero yourself. Okay. Siyempre, kung kahit mapunta ka sa professional world, i-represent mo pa rin yung ikaw, yung sarili mo. Kahit saan eh, kumbaga kami nga ni OG, hindi na kami nagre-represent actually ng parang kung ano man yung tingin nila sa crew eh. Parang yung pangalan niya, yun ang nire-represent niya. Pangalan ko, yun nire-represent ko. So, ganun siya. Pero kung titingin ka dun sa bandang bulsa namin, kung ano yung gang namin, makikita mo talaga kung anong side kami. Pero yun nga, may time na nagpahinga ka sa rap, di ba? Ano yun? Actually, yun yung graduating na ako. Tapos uminit kasi nun, talaga. Aminado ako noon kasi nung nangyari nga sa SM. Okay. So, medyo nag-ano kami noon. Low-key. Low-key kami noon. Dahil hindi na biro nga kasi nga
hindi na biro yung hip hop talaga nun. So merong ano yung mga panahon. May nahahawla. Ayun. Yun lang. Pero ilang years ka rin tumigil, matagal-tagal. After din. Ng color shot, ayun yung ang tagal din kasi ng ano yun, ng years na nawala ka sa rap. Parang sampo. Sampo. 10 years. Tapos yung pagbalik mo, Koy, pagbalik mo ng rap game, ano yung unang kantang nirelease mo? Yung sapatos mo ba yun? Kung may ibabalik ko lang. Oh, yung... Ay, parang dinugtong ko siya. Pinilit ko pa to. Pinilit ko pa siya. Ibabalik ko lang na. Hindi, ano naman. Meron kaming kolabo nun. Kami nila Jay Singket. Ah. Nila Trio. Before yun eh, tapos... Nasa ano yata yun eh, sa YouTube channel. Oo. Oh. Tapos, sabi niya, ayaw na daw niya mag-rap. Eh, kakauwi ko lang galing Dubai nun. Tapos nililigawan ko siya para sanang ipumasok dun sa HYFEE. Kasi yun sana yung gusto ko eh, makapasok ng HYFEE. Eh, kaso, noong time kasi na yun, wala, hindi ako masyadong ano. So, pagkano nun, yun, niligawan ko siya. Hanggang sabi niya, sige, kausapin ko yung mga magkapatid. And then, yung, di ba, yung binalita mo sa akin, nag-meeting kami, kaming tatlo nila, Jay Singket, na, kasi si Jay Singket, HYFEE rin siya. So, ayun, doon na nabuo yun hanggang sa... dala-dala ko yung ano ko nun. Dala-dala ko yung pang-record ko. So, sabi ko, salangan natin. Una ako sumalang, tapos Jay Singket. Tapos, kinausap ko si Trio. Kasi si Trio nun, parang ano na rin siya nun, di ba? So, independent. Binanggit ni Trio yung pangalan niya. Doon sa verse niya. Bagsakan. O, di, sige. Wala siya nagawa. Ayan. Ano yun, nung bumalik ka sa rap, may adjustment ba na naramdaman mo or paano? Meron, niingal ako. Oh. Hindi, I mean sa crowd, sa ano mo, yung iniwanan. Expectation, mo. Syempre. Ah, hindi, medyo ano na ako pa rin, okay pa rin naman yung umarap sa crowd. Oh, kasi nagpi-player ka kasi, 'di ba? So medyo ano pa performer rin. Din talaga ako sa ibang linya. Tapos nga yung sa work ko, sanay ako sa crowd na umarap. So medyo yung stage fright hindi na masyado sa akin ano. Unlike sa mga malalaking event, siyempre meron yan. Meron at meron naman. Okay. Ano nila na hindi ka lang pala nagpi-player, nag-ano ka rin, nagra-rap ka rin. Ano yan eh, hassle yun eh. Kasi siyempre, gaya nga na, pero yung ideally ko noon, parang nung nag-bartender na ako, yung mentality ko noon, hip-hop pa rin. Hip-hop pa rin yung mentality ko nun. So, syempre, pag hip-hop ka, malapit ka sa alak. Legit. So, might as well na gawin mo rin career yung alak. So, parang ganun. So, paano yun? Yung mga, syempre, may estudyante ka nun. Paano yun? Alam na ba nila or nabigla ba sila na ganun pala yung... Kung paano ko hinandle yung dalawang profession. Tinago ko yung identity ko talaga nun. As a G. Oo, syempre. Oo. Kasi medyo professional side ka eh. Oo. Pero hindi ko na rin natago nung sabi ng mga estudyante ko na kilala ka po ng tito ko. So, nabooking din. Actually, connected yung isa kong tanong, OG Soul. Actually, yung kanina ko pa gusto itanong is, isa kasi sa mga line na tumatak sa akin is yung sa bowdown, yung tamad-tamaran lang ako pero karir ko natuloy. Like, syempre, alam ko yung, kumbaga, yung other side mo as a professional, let's say, paano mo na-manage lahat yon? Kasi in reality talaga, more than 50% ng mga G, di ba, medyo na-fuck up yung buhay, let's say. Pero ikaw na ano nga, na-manage mo pa rin yung maging professional talaga? Siguro yung pagiging G talaga is, para sa akin yung totoo na hardcore, kaya mong ituwid uli yung sarili mo. Kasi pag G ka na, marami ka ng struggle eh. Oo. Eh pag di ka pa natuto doon sa struggle na yon, parang bobo ka. Sa bagay. Wala nang ano. Diba? So ibig sabihin, ituwid mo yung landas mo, put yourself together, and then, tsaka yung pagiging hip-hop pala, ito masingit ko lang, kahit hindi pa natatanong. Magandang culture ang hip-hop. Mm-hmm. Pero marami ding negativity sa hip-hop. Kahit saan naman ko eh. Pero ang ibig ko sabihin, yung beauty ng hip-hop, pag in-embrace mo yan, pwede kang humasel sa hip-hop, pwede kang kumita,
pwede ka sumikat. Mm. 'Di ba? Pwede kang ma-expose. Pwede ka nga maging artiste. Oh. Oo. 'Di ba? Probinsyado, no? Pwede nga. Hindi, totoo. Totoo naman. Kaya lang, ang tanong, yung sarili mong hip-hop ba, maayos? Mm. Kasi yung iba, nandun sila sa life na G-life talaga. Drink, smoke, crimes. Halo yun. So, ibig sabihin, so, ikaw, gawa ka rin ng sarili mong way. May kausap nga ako nung minsan. Ano ba makikita nyo sa hip-hop, kung tatanungin ko kayo? Nung makikita mo sa hip-hop? Ang hip-hop, yung isang hip-hop dyan, hindi yan papatalo. So, maporma. Competitive siya. Bibili siya ng pamorma niya. So, dun pa lang, may ano na talaga siya. Meron na siyang little goals. Sapatos, pantalon, sombrero. Pag nakabili ka ng bling-bling nun, medyo ano ka na. Iba rich na. Kid ka na. Hindi naman rich kid. Ibig sabihin yung hustle mo. Nag-level up. Nag-level up ka na. Big baller ka na. Nag-excel ka na ng konti. So, sa experience ko, eh kung makukuha mo ng paunti-unti, eh di damihan mo yung unti-unti. Kunin mo. Okay. Tingnan mo yung mga ibang rappers ngayon. Kaya nila nakuha yun, kasi sipag din nila. Mm. Kahit hindi rapper. Yung mga hustlers lang talaga. Legit na hustle or illegal na hustle. Kaya lang, yung willpower ng hip-hop, ginawa din talaga nila. Like kami nga ni OG, minsan nagbibiroan kami. Dati yung pangalan namin, nasa pader. Pero yung nalalagay na siya sa poster, ibang usapan na yun. Dati kami lang nagsusulat dun. Pero ngayon, iba na yung nagpiprint ng pangalan niya, iba na yung nagpiprint ng pangalan ko. May picture pa. May picture pa. So, ganun siya. So, pero namimiss niya din. Hindi kasi, ano yun eh, struggle mo yun, hassle mo yun. So, unti-unti, di ba, nakukuha mo siya. Ano pa? Mentally wise, ginawa na natin to, parang hindi tayo umaasenso. Sasabihin mo sa sarili mo yun eh. Mag-iiba tayong diskarte. So, ibig sabihin, kailangan mo matuto sa lesson na yun. So, yun yung ano ko. So, sa time management, time is important din talaga. So, paano yun? Paano mo natitake yung pagod sa pagka-professional mo tsaka sa, ano, sa fashion mo? Tanong mo na lang yung pahinga. Yung pagod. Alam mo yung kasabihan na, no? Time is money daw. Legit. Okay. Ano yan eh? Parang saying na negro yun eh. Time is money. Totoo yun. So kung may spare time ka, gamitin mo into something na ano, something na productive. Si OG nun, puro spare time. Ang meron lang si OG nun, oras. Ang meron lang sa nun, oras. Pero yung oras na yun, nag-iisip siya. Ang gagawin. Hanggang nakikita niyo yung mga dito nakapalibot. Dati wala naman yun. Saksi naman ako nun. Yung aso niya, no, isa. Wala sa sasakyan, pero nag-start kami sa bike. Nagka-motor. Siya, kakotse. Pero, kung hindi kami siguro nag-start sa bike, kaya ngayon yung bike hindi namin maiwanan din talaga. Kung hindi kami nag-start sa bike, no, paano kami magkaka-idea na bigger yung bibilin namin? Legit. Kung baga, fill in the blanks kasi. Hindi, fill in the blanks kami nun eh. Ano ba yung wala tayo? Yun yung kukunin namin. Gawa ka ng checklist. Ano yung wala mo? Yun yung kunin mo. Asawa. Asawa. Ayan. Ikaw na nag-ano, ha? Hindi, totoo nga eh. Fill in the blanks talaga. Ibig sabihin, wala pa sa checklist mo yung... Pwede, nandun naman sa checklist ko. Pero, alam mo. Huli. Ayan. Huli. Tapos, yun, OG, wala bang ano, syempre naging professional ka din, tapos nasa hip-hop side ka, wala bang, hindi ka ba, naka-encounter ka ba ng any form of discrimination sa past? Like, nung nag-teacher ka na, Kami lahat, oh.
mga hip-hop? Isabihin... Pananamit mo lang, adik. May tatuwa, adik. May ikaw ka. May tayo ka sa puwet. Like, nung sa ano na, sa, yung sa mga side ng ibang professional, syempre nalaman nila na, teka, di ba gangsta to? Ganun. Yung mga ganun ba? Tapos tinuturuan mo yung anak niya. Oo, tapos tinuturuan mo yung anak ko. Wala bang ganun discrimination sa professional side? Ah, paano ko siya hinahandle? Minsan takot sila mag-approach. Eh, alam ni OG yan. Di ba ikaw siya, no? Oh. Maraming naririnig sa'yo. Sino? Parang iba, nami-misjudge siguro. Pero hindi discrimination. Ang misjudge. So na-misjudge lang. Parang gano'n. Pero meron. Hindi lahat gusto ng G eh. Oo. Di ba? Meron ba? Okay, sige, sige. Magbe-break muna tayo sa... We'll be right back. Yeah. Be right back. Yo, what's up? This is Soulem-G. Pinasyalan ko yung mga kuya ko dito sa park sa harap ng CTI. So, tawag nila dito, Ramba, no? So, nung wala bang Soulem-G, sila yung mga kuya ko noon. Way back, Astro Park. Okay? Way back 98 pa yon nung hindi pa talaga in-establish yung Clark. At nung wala pa yung SM Clark, yung dating station. So, nag-start kami sa Astro Park noon, yung may mga bit-bit na skateboard, rollerblades, at saka BMX. No? Sila yung hindi na-hold up doon kasi yun yung passes mo doon sa park. Tapos yung Hoxon noon, marami pang bandal doon sa taas. So, bali ngayon po, gusto lang namin silang ma-feature at nag-invitahan din ako kanina ni Kuya Lucio. So, ito pala si Edsel, aka Comic. Si Kuya Muhimoy, kay Lunes, and of course, isa sa mga old school OG na DJ na BMXer, si Lucio po. So, dito na tayo sa rampa ngayon para makita nyo yung kanilang mga tricks. Yeah. Yo, ito na. Babalik ang No Barriers. Pangatlong episode na kami. Alright. Saan ba tayo natapos? Yeah. Sige, ito. Dire-diretso na. Sige, umpisahan ko na. Sige, una ka na. So yun, OG Soul, gusto ko lang matanong, nung panahon na, kasi, kumbaga, nag-rap ka by 16, so nung mga teenage years mo, ano yung mga unang hustle na ginagawa mo nung panahon na yun? Ah. Eto, nakuha ko sa Astro to. Pero ginagawa ko na dati to. Yung bibili ka ng, maghahanap ka ng mga tatak na hindi masyadong sikat, pero pang hip-hop. Tapos binibenta mo siya. Yan, isa 'yon. Doble, no? Hindi naman doble, siguro may patong ng konti. Tapos pagbebenta ng durag. Durag. Yan, old hustle namin niyan ni OG. Pagbebenta ng durag. May durag siya, tapos may durag din ako. Yung cut niya mahaba. Yung sa akin, yung cut ng durag ko maiksi. So yun, meron kaming tagatahi ng durag doon. Na kaya namin tapatan yung mga original na durag. Matibay talaga kahit pagtapos ng jump in, kahit bugbungin na yung durag boy. Matibay yung durag noon, yung mga durag namin. Tapos ano pa ba? Ayun lang. Tapos yung belt siguro. Ah, yung belt, yung mahaba na belt. Garrison belt. Meron akong salat sa Garrison belt noon na ano, kaya lang malambot. So yun, Garrison belt, yung mga tinitinda nun. Sa akin. So yun. Ito ko eh, bilang isang G, paano mo ginapang yung, ano, yung professional side? Kunyari, di ba G ka, tapos nag-street hustle ka, ganyan. Tapos, paano ka nakakapag-aral ng ganun? Wala bang mga... Yung bagay yun, paano mo ginapang? Kasi parang mahirap na nag-aral ka. Tapos, nasa street hustle ka. Isa parang, sa rule ng crip nun, pag pumasok ka ng estudyante ka, dapat focus ka din sa pag-aral mo. Oh. Walang bagsak. Iba yung mindset ni OG Gambino nun, sa amin. So, kung tatambay ka nun, time na yon, make sure hindi ka nag-cutting, hindi ka nag-absent, pero meron nagkakating. Hindi mawawala yun. Hindi mawawala. Tapos, ano pa? Walang bagsak. Pinapatanggal yung polo.
Polo. Yung polo namin, magtatambay kami noon. Para hindi makita kung eh, dahil nag-aaral ako sa Chevalier noon, eh, yung logo namin, ang laki-laki. Pati yung t-shirt namin, may logo, so wala kaming gawala. So, ayun. Ginabang naman, tapos, hindi naman tayo magaling sa pag-aaral. Sakto lang. Mga 85. Sakto ba lang yun, ha? Hindi. Eh, ibig ko ba sabihin, hindi ka talaga yung nandun sa honor roll. Yung mga line of nine. Yeah. Ganun. Pressure sa akin yan, eh. Yeah. Yung mga time na yan. Tapos may time pa nun na pag iinom ka nun, ginagranma, sa tambayan ng creep, that uwi ka maayos. Pag hindi ka maayos, yung creep yung maayos sa'yo. Idederecho ka doon. Idederecho ka talaga doon. Yung disiplina talaga. Malalasing ka ng Friday, tapos may meeting ka ng Saturday, make sure ando nga na Saturday. At alam mo yung pinaggagawa mo nung Friday. Ayun. Ipapaalala niya yung... may ano, hangover cure. Meron din. Hangover cure. Ayan. Iba yung ano talaga. Disiplina talaga. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Kasi siya yung maano nun eh. Siya yung fallback guy na may parents, may kuya. Cargo. Ay, cargo meron, ba? Sinusugod dyan ang mga kuya ng kapatid na wala din naman yung kapatid dun sa crib. So wala po dito yung kapatid, parang ganun. So ibig sabihin, hindi rin kami yung taguan din talaga ng kapatid. May kalokohan yung kapatid. Oo. Ayun, yun yung ano. Sa aral, aral din. May hangover, pasok ka pa rin. Oo, kaya mong pumasok ng... Lasing na. Ano yung special skill yun. Special skill mo. Kahit sa trabaho, pwede naman. Nung ano. Kalang mahamoy. Nung bata-bata. Pero ngayon, Goy, ngayon, syempre, teacher ka na, di ba? Nakikita ko kasi sa... Tinuturo mo ba sa ano mo yan? Yan, yun. Tinuturo mo. I mean, syempre, ano siya eh, street, galing siyang street eh. Galing siyang street. Tapos, magtuturo ka nga ng ano, ng mga kabataan. Di ba? Pasok kayo ng laseng. Basta huwag lang papalata. Hindi, I mean yung ano, yung... Paano ba? Paano ba dito? Hindi, siguro ilagay mo rin yung place. Ilagay mo rin yung sarili mo sa sitwasyon nila nung bata ka. Na nagiinom ka din talaga nun. Na may kalokohan ka din talaga nun. Anong ginagawa mo sa mga ganun? Kunyari papasok ng laseng sa room mo? Sa klase mo? Eh kung di naman na may merwiso, hindi mo. Okay lang. Sisita, hindi. Hindi mo. Depende so, na lang kung talagang, kunwari, makulit talaga. Mag-inom, ganun. Tapos, meron siyang ginawa na, kunwari, may bisita na taga-school o ibang bisita, tapos binastos ng estudyante, doon medyo foul sa doon. May kalalagyan na siya na. Hindi naman kalalagyan. Hindi, siyempre, ano mo na siya. Pwede mong pag-guidance. Usapin mo na lang. Pero cool kan teacher eh. Oh, cool kan teacher, parang cool kan teacher. Ah, hindi sa subject ko babalikan ko rin. Gusto mo maglasing ha? Bartending tayo ngayon. Ito 'yung inumin mo. Gusto mo umino. Ito pa. Pero 'yun, paano 'yun? May pagkakataon ba na ano na na share mo sa kanila kung paano 'yung pagiging G? Hassle sa labas or kung... Meron kami mga events na kunwari walang pondo yung estudyante. So basic lang din naman, no? Ang baga ngayong pondo. Luto kayo dito, magtinda kayo ng ganito ng foundation day para tumubo yung pondo nyo. Parang ano? Parang food bazaar, mga ganun. Yung subject na ganun. Entrepreneurship, parang ganun. So, ayun. Kumbaga basic pa rin din yung tinuturo mo. Kumbaga... Basic din talaga. I mean, yung pagtitinda kasing yan, kahit hindi mo yan ituro, makakapagtinda yung isang tao. Basta meron siyang proper mat. Oo. Sukle, addition, subtraction, alam niya na yung may product siya. Pwede na magtinda talaga yan. Ngayon, yung ano dyan, control. Lalo na sa mga homies nun, pag kumita ng marami, winaldas mo rin yung marami. Wala rin. Wala. Wala din siya. So basic ano yun. Ando ka na sa kuripot ka, oh. Pero yung kuripot may tinabi. Oo. Kesa doon sa gastarol na
Oh, for the night, parang baller ka, nasa club ka, inuminom ka. One day millionaire. One day millionaire. Kahit hindi naman one day millionaire. Minsan namamatay yung tao sa lifestyle. Kami ni OG, yung lifestyle namin, ginawa pa namin trabaho. Kaya nasasabay namin siya. Dati, inuminom lang kami. E di, hype man siya sa club. Minsan may bartending event ako sa club. So, yung alak natural, darating. Unlike sa iba, napunta tayo ng club. Lalabas tayo sa bulsa. Oo. Tapos kami, medyo dahil nga meron ng paunti-unti, pag binagbigyan ng Panginoon na marami yung gig, edi na-expose kaming konti. Iba pa yung treatment sa'yo, ng tao. So, yun siya. So, ano yun? Discarte din yung tawag dun. Oo. Actually, powerful nga yun. Yung tipo kung ano yung hobby mo, yun yung gawin mong ano talaga. Source gawin of income. Mong, oh, source of income. Yun yung i-convert mo. Hindi, yun yung ano talaga. Meron, ewan ko kung kanino ko nalaman to. Sa hobby mo kasi, gagastos ka. Oo, hindi. Oo, syempre. Dahil natutuwa ka, tama. Oo. Sa negosyo mo, gagastos ka, pero hindi ka sigurado. Oo. Sugal. Pero pag iisipin mo na yung negosyo mo, hobby mo siya, ano mangyayari? So, ibig sabihin, natutuwa kasi pag hobby mo, kahit hindi matalo ka, gagawin mo eh. Gagastusan mo yung hobby. Hobby mo magmotor, hobby mo magkotse. Gagastusan mo kahit hindi ka kikita. Oo. Legit. Namuhunan ka dun. Pero kung negosyo, negosyohin mo ba yung hobby mo? Parang nalilibre yung hobby nga eh. Oo. Okay. Kunwari, di ba? Mahilig kami sa bike. Di ba? May sobra kaming pyesa ng bike. Hobby namin mag-bike, eh sobra yung pyesa. Buhin natin, benta. Parang nalibre ka pa ng pera ngayon. May bike ka na, may pera ka pa. Oh, makes sense. Source ka pa ng, di ba, ng pyesa ng bike. So, ganun siya. Sabagay. Pero dito, ano, masashare mo ba kung, aside from rapping, tsaka paggagawa ng event, tsaka teacher, ano pa ba yung side, ano mo ba, side profession mo? Meron pa bang iba? Bukod doon. Side hustle, let's say. Pagba-bartender. Yun nga, bartender, teacher, tsaka rapping. Yun na siya, basically. Yun na yun. Yun na. Side hustle, clothing. Oh, yeah. Siyempre, clothing. Shout out. Hood sinners. Pero siya, ano na to? Anak na to ni Always Hustlin, tatay na na ano yan. Ang tatay nila yung ano talaga, Gambino Wear. Gambino Wear. Yung Balibago Cartel, ano na yan, latest. Era nyo na yan. Yung Gambino Wear talaga. Nabutan ba natin yun lang? Nabutan nyo. Okay nyo lang siguro na. Ano. Nabutan natin. Tsaka sa mga baby pa kayo. Ano. May... Ayun, damit. So kung babalikan ko yung sinabi ko nga kanina, yung hobby mo, gawin mo siyang business, most probably, mas tuloy-tuloy yung energy mo doon. Legit. Oo naman. Hindi ka nawawala ng motivation eh. Parang kayo ba sa rap? Di ba? Hobby mo yung rap, bibili ka nito, bibili ka nyan. So, kahit hindi ka nagsusweldo talaga ng, ano, ng full-time rapper. Pero yung nangyayari, yung respect na, uy, nakikilala na yung page natin, yung barriers, yung channel. Legit. Unti-unti. Tapos, anong konting i-post mo? Like, for example, ito nga, yung peso in the shoebox, di ba, yung damit, di ba? So, unti-unti, yung mga nanonood. Oh. So, may pumasok na pera. So, unti-unti, magagapang mo yung legit yun. Tsaka, ano din kasi, yung parang kanina, yung binibenta ni OG Soul, yung durag. Kumbaga, iba kasi yung durag na binili mo sa ibang tao tsaka yung binili mo kay Soulem-G. Kasi, kumbaga, yung durag na yung itself, masasabi mo na, ay, itong durag na to, galing to kay Soulem-G, yung kumanta ng Prodigal Son. So, kumbaga, yun yung ano eh. Kumbaga, dahil nag-invest ka sa rap, nagkaroon ka ng pangalan dun. Kumbaga, kahit anong eventa mo, kadalasan may bibili niyan. Kasi galing sa'yo eh. Yun ang, ano, it takes time. Oo. It takes time na gawin niyo. Ngayon, mabilis na lang magbenta. Dati, mahirap magbenta. Wala pang social media, mga ganun. Hindi, ngayon, meron ng delivery. Oo. At dati nun. Meetup talaga. Meetup, hatid. Ito na lang. Ano yung madalas na pinapayo? May lumapit na ba sa'yo tapos sabi, gusto ko mag-business pero natatakot ako. Paano ko ba ma-improve? Or kung
anong pwede kong simulan, paano ko sisimulan? May lumapit na ba sa'yo para... Ako, hindi talaga ako negosyante. Okay. Hindi talaga ako full-time na businessman. Pero yung how to start siguro, pwede kong masabihan. Paano? Like, kunyari, paano? Paano? Anong... Minsan, kung ano yung... Kunyari, meron... Ah, hindi. Ganito na muna. Kunyari, wala pa siya. As in, walang wala. Meron siyang pangpunan, pero... Gusto niya mag... Ano, pero hindi niya alam pa paano. Ang unang impression ko sa ganun, swerte ka dahil nilapitan ka niya. Hmm. Mas may utak ka sa kanya. Hindi, sa'yo. Totoo naman. Kasi kung wala kang pera, ang problema namin, hahanap kami pera. Oo, yun muna. Mas problema yung may pera ka na, hindi mo pa alam yung gagawin mo. Oo. Sabagay. Sabagay. Yung idea nandun na, pero pera wala ka. Yun yung mahirap na... Mas mahirap nga yun. O, yun, kunyari, ganun. Anong pinapayo mo sa mga ganun? Kunyari, Usually, mayayaman, yan ang ano nila. Ano bang magandang problema. Business? Mm. Kasi meron silang pangkapital. Okay. So, magiging ano ka ngayon? Parang industrial partner ka ngayon. Ibig sabihin nun, ikaw yung parang gagalaw, pero yung isa kapitalista mo siya. Oo. So, ngayon, kung finance. May nagtatanong sa'yo kung anong pwedeng negosyo, syempre, iisipin mo rin, baka kalabanin ka pa niya. Oo. Diba? Like for example, sa clothing, marami na tayo naglalaban sa clothing, pero may patronizer na talaga yung kanya-kanyang brand. Hindi na natin matatanggal yun. Pero yung iba kasi na ang gusto negosyo, kukunin ka niya para, like for example, kukuha sila ng, ay, ikaw na lang yung gawin ko na taga-manage na restaurant. Oo. Okay. Dahil alam niya na ikaw gusto mo rin magka-restaurant. Oo, sabagay, sabagay. Parang sinusulat yung dream mo. Oo. Para kinukuha niya yung energy mo. Hindi naman, talent talaga. Hindi niya talaga yung idea. It's yung, so, ayun. O yung dun sa... Kung naalala niyo sinabi ko yung reverse engineering, di ba? Bago nila execute, alam na natin, tapos na tayo. May discarte kami na... Yung napag-usapan natin dati. So, ano naman yung... meron na siya ngayon, pero hindi siya makabenta. Kulang siya sa respect. Kulang siya sa respect, kulang siya sa marketing. Eh, kunyari... What do you mean respect? Ito mga no barriers boys na nauna. Dalawa lang yung bagay sa mundo eh. Kundi pera, respeto lang. Oo. Minsan, maraming mayaman, maraming may pera, hindi naman sila nire-respeto. Yep. Pero pag ikaw nire-respeto ka, most probably, maganda yung performance mo, maganda yung work ethic mo, pakikisama, baka sila ba yung magbigay ng offer sa'yo ng trabaho eh. Kung nire-respeto ka. Mm-hmm. Tapos madali ka palapitan. Mm-hmm. Dati mahirap kami lapitan. Pero ngayon, pag may alok, edi, sige po. Diba? Pero na. Pero iba, mayaman na, hindi pa nire-respeto. Oo. Wala. Wala din. Hmm. Marketing. Tsaka sa ano din. Kumbaga yung sa pangalan. Mas nakakatakot pa yung mawala yung ano eh. Yung respect sa'yo. Legit. Tingnan nyo yung mga artista na ano talaga. Tapos nada-drugs, nakukulong. Wala na. Wala na. Hindi na ano. Wala nang fame. Hmm. So, wala nang kukuha sa kanila. Lalo na yung ganun na industriya na pag laos ka, laos ka. Tapos na lahat. Na. Oo. So, yun sa bagay. So, pera o respeto lang din. So, totoo talaga yung ano na yun, no? Yung kasabihan na yun. Oh, i-balance mo din siya. Hmm. Tsaka siguro, ano din, kumbaga, tama si Pesol dun. Minsan, sabihan ka nga na, hindi, mapera lang kasi yun. O, parang oo, sa part na yun, hindi pa rin siya nirespeto eh. Mapera lang siya. Di ba, yung mga ganun, kasi hindi, mapera lang. May pera kahit lang. Mapera na nga siya, hindi pa siya nirespeto. Hindi, yun. So, makakabenta ka pag ikaw eh madaling lapitan, approachable ka. Yun yung sagot dun sa ano. No. At saka yung product mo is? Quality. Quality, satisfying. Ayun. Na-meet nila yung expectations. Makakabenta. Legit. Ulit talaga sila eh. Actually, yung isang ano dyan, ang pinakamahirap sa part namin, minsan yung magbigay ng presyo. Oo.
Magkano ba? Kahit kayo. Hindi, yung talent ko din. Minsan, didepende ka sa iba rin eh. Didepende ka din sa iba. Minsan, parang gine-gauge ka nila. Ayun. Ah, si Soulem, ganito lang yan eh. Si Soulem, ganyan lang yan. Pero lagi ko sinasabi, priceless kami. Priceless, hindi ko sinasabing pwede ako ng free, pwede mo akong bayaran. Ang point doon is, yung ikaw yung nandun. Self-worth ba? Yung iba naman, tinataas lang nila yung presyo kasi nga, nandun nga sila. Di ba pag may events? Bakit, bakit mataas ang ano ng ticket? Kasi andun si ganun. Oo. Hindi yung mga mainstream. So yun, sa mapunta naman sa pag-clothing, paano yung sinasabi nilang collab na dyan? Ano yung take mo doon? Yung co-collab ko yung clothing ko sa'yo, mag-collab tayo. Ay, paano yung ano mo doon? Parang music lang eh. Like yung fans ni ano, at saka yung fans ko. Sasama. Sama. Sa damit, ganun din siya. Legit. Bakit si hindi ko pwede magsabi ng brand, pero yung brand na sikat na pang basketball, pang basketball yun ha? Bakit nila kinulab sa skate shoe? Bakit nila kinulab sa skate shoe? Tapos bandang huli, meron na silang sariling skate park na ganito. Diba? So ibig sabihin, pati yung skater ngayon na dati, pang basketball yung sapatos na yun eh. Meron kaming tropa man nandiyan, si Comic na yun na yun sa basketball. Bandang huli, meron ng yung shoe na yun, naging produce ng skate shoe. So ganun din siya. Sa collab ng damit. Yun yung ano ko doon. Yun yung pananaw ko doon na yung patronizer ng brand na to, tsaka ng brand na to, pinag-iisa nila. Tsaka pwede niya makuha yung kung ano man yung meron ka. Hindi din eh. Hindi din ako masyado naniniwala doon. Yung kung anong meron ka, makukuha ng iba. Hindi, ibig sabihin, kunyari, may collab kayo sa ano, and then dahil hindi nila alam na meron palang ganitong brand, which is yung sa'yo, and then tatry nila sa'yo yung lilipat sila sa'yo. Parang pwede, ganyan. Gigage diba? Ka nila. Parang ganun yung magiging... Pero sa execution minsan, hindi ako masyado naniniwala doon. Na, oh. Like for example, gagayahin mo yung damit niya, hindi siguro. Iba pa rin kasi talaga. Kasi siya nag-execute nun eh. Iba pa rin talaga yung... Bakit ang iba-iba... Yung rapper ba halos pareho-pareho? Hindi din. Hindi naman. May fan yun. May hater yun. Ganun lang. Meron, kahit magkasama kayo, ayaw nung isa sa'yo. Pwede. Ayaw, pwede. Diba? Parang ganun. Oh, may nakita akong post lately na parang tropa nga, tapos ganun pa. Parang sagang kahit kakamayan mo na daw, parang meron pa kayong konting alitan. No. So iba pa rin talaga pag by experience mo masisensyo. Kumbaga parang ibang level na rin 'yan pag alam mo sa professional side. Ito hindi to sa gang. Kahit sa profession niyo naman. Sa profession nyo ba, lahat ng nag-good morning sir at good afternoon sir, tsaka good evening sir, down ba talaga sa'yo? Hindi. Hindi, syempre. Meron pa rin hearsay. Andyan pa rin yan. May hearsay pa rin yan. Kahit opisina pa yan, kahit anong profession pa rin yan, may hearsay pa rin yan. Pero yung galaw mo. Ano, sabi nga nung idol ko na pinapanood ko, basta hindi naman naapektuhan yung bank account ng hater, wala pa rin. Huwag ka magpapa-apekto. Hindi naman natatouch yung bank account. Diba? Ay. Minsan yung hater mo siya, iwala eh. Diba? Like, for example, ayun, mayabang lang yun eh. Eh, baka siya hindi siya mayabang, kaya sabi niya. Ba meron yung gano'n, yung mapera lang yan eh. Kasi siya wala siya pera. Diba gano'n yan? Diba, maraming skeptic din. Hindi siya nagtitiwala sa'yo. So yun. Pero, gawin mo lang yung sa'yo din. Pero mostly ka, ano yung... Mostly ano yung mga pinapayo mo sa mga estudyante mo? Kasi yung sa tingin mo na nakatulong sa kanila talaga, ano yung... Bilang kung, teacher, galingan mo lang talaga. Yun lang. Parang general kasi yun eh, pag sinabi mong galingan mo lang. Hindi, kusang ka nga magaling, galingan mo pa. Pero yung specific talaga na payo na... Yun lang din.
Yun lang din talaga. Wala nang... Tsaka mag-ipong ka. Tigli 5 piso isang araw. Bagay, no? Magkano ba yung yosi ngayon? 9, 8? Isang steak? 10, 15. 10 piso. 10. Sa mga mainstream area. Yung 10 piso ngayon, parang piso na lang. Mm-hmm. Sa kaigalan ng jeep. Na pinapayo ko lang naman sa mga estudyante. Do ito kahit walang karir yung tao. Mm. Basta maiipong ka, maiipong ka. Never tinuro sa eskwela yung about money. Oh, legit. About business. Legit, hindi talaga. Hindi. Natutuhan mo yun outside. Ituturo doon kung ano, kung paano maging server lang din. Di ba? Ito may share akong kwento sa inyo. Pumunta ako ng Quiapo. So, meron akong nakita doon na babae. So, nakita ko yung babae. Ang paninda niya sa bangketa. Alam niyo yung peke na ano, alas? Mm. Yun yung paninda niya sa bangketa. Di magkano yun. Peke na alas. May 150, may 75, may 50 pesos. Di ba? So, nakita ko siya nagsara. Ngayon, nung tumingin ako ng jewelry sa Quiapo din, ng gold, tindahan ng gold, nakita ko yung babae na nagtitinda nung fake na alas. Sabi ko, ayos yung hassle nito ah. Yung benta niya sa peke na alas, iipunin niya, bibili siya ng gold na alas. So, ibig sabihin, meron na siyang legit na investment. Gets mo? No, and then, oh, gets, gets. Parehong alas yung nilaro niya. Binibenta niya yung peke. Kikita ba siya sa peke? Oo. Pero yung peke, hindi mo sasangla. Oo. So, yung kita niya doon, pinambili niya ng... Legit na alas. Legit na alas. Na pwede maging ano talaga, asset pwede talaga. Pwede niya ng ipon. Pwede niya oh, na investment na talaga. Investment basic, yeah, basic na diskarte yun. 1, 2, 3 lang, pero mahirap isipin yung kung ano. Pwede. Si paring Jomel, malay mo, bumili na ng alas. Hindi, totoo naman talaga. Di ba? So, may aral dun sa ano na yun, talaga. Hindi, money to money lang eh. Di ba? Meron ba ba? May estudyante ka ba nag... Kahit pinayawan mo na eh, parang nag-fail pa rin sa ano? Ah, yung learning ng tao, hindi mo ura-urada yan na ma-absorb niya. Kahit sa atin. Hmm. Hindi natin ma-absorb yun. Unless may dagok talaga ng buhay na yun, ma-absorb mo talaga yung ano, yung lessons. Para ka lang nagpayo ng ano eh, yung broken hearted. Para kang nagpayo ng broken hearted sa lasing. Kahit naman yung payo mo, hindi naman niya susundin. Parang ganun lang yun. Kasi kinabukasan, wala na yun. So ganun yung... So sige, bago tayo mga... Dahil mga ano, rich people, mga rich kids, may puhunan, may pang negosyo, pinayuhan ng magulang. Pero hindi niya kagad ma-absorb yun. Matututo na lang siya nung namatay yung tatay, yung nanay. So yun, hard way yun, lessons. Iba yung ano na yun talaga. Pero siyempre, hindi natin ma-judge yung buhay nila. Buhay nila yun. Pero as a teacher... Pag kami mga nag-fail talaga sa mga, kunyari, sa mga buhay nila, talagang masakit din sa'yo. As a teacher, yung masakit dyan, hindi yung bumagsak sila ng ano, sa subject. I mean yung sa buhay nga, yung sa buhay. Sa buhay, minsan yung iba parang like may nagpapakamatay. Hindi mo na mahabol yun eh. Kahit anong payo. Pero yung mga broken hearted, wala yan. Basic na palusot nila is family problem. Sir, family problem. Sir, financial. Yan yung mga problema nila. So, ayun. So, yun yung mga payo na, ano, na wala ka nang magagawa. Pwede mo mapayuhan, pero... Oh. O, pwede mo rin naman pahiramin ng pera. Pero, syempre, sa kanya na yun. Eh. Diba? Wala naman tayong papahiram. Eh, curious lang ako, yung sa ano, ano yung payo mo sa estudyante mo na hindi mo makakalimutan? Pwedeng positive, pwedeng negative. Ano yung
napayo mo sa kanila na parang, alam mo yun, parang hindi mo makalimutan kasi after nun, may nangyari sa kanya or naging successful siya. Ano yung, meron ka bang... Maniwala ka sa ano, process. At saka kung may isang event o eksena, hanggat pwedeng andong ka, andong ka. Example, no? May hobby ako, nagtitrain ako sa boxing gym. Nagtitrain ako. And then, nanunood ako ng boxing dati. Yung nangyari ngayon, parang yung boxingero namin, parang naging corner man ako. Alam mo, taga-punas ng pawis, taga-bigay ng yelo. So, nung lalaban siya ng pro, eh, ikaw yung alalay niya, dinandun ako. Ngayon, nakita ko yung mga sikat na boxingero, like si Jerwin Angkas, si na Jonah Sultan, si na Mark Magsayo. So, ibig sabihin, kung ano yung gusto mo na linya talaga, dapat andong ka rin. Like for example, yung hobby natin, nagra-rap tayo. So, swerte pag na-invite ka sa mga ganitong event. So, nakita ko na ng personal yung mga ibang rapper din. Okay? So, at least, nag-share kayo ng same stage. Oo. Hindi man ikaw yung... main act. Main act. Pero yung stage na inapakan niya, siya din yung stage na inapakan mo. Inapakan mo. At nauna ka pang umapak. Kasi, di ba? No, say less siya eh. So, ibig sabihin, you just have to be in the process. Legit. Di ba? Parang yung nangyari kagabi, di ba? So, from street, sandun si OG. So, nakasama niya yung sikat na rapper na yun. So, pareho lang din naman sila ng stage na... Mas matagal pa si MC din sa stage. Tsaka andong ka din dapat talaga. Oo. So, ang dami ding sikat na rapper na ano, from underground din, na makikita mo siya. So, doon ka lang, like for example, tattoo event, may makikita ka din eh. Common interest. So, ayun. Yun lang, be in the process. Marami na akong nakita na ano, umasenso. Sa student ah. Sir, gusto ko mag-bartender. Mag-start ka na mag-ipon ng alak, mag-start ka na mag-inom, mag-start ka na maghalo. O maging ma-helper ka muna. May nakapagsabi sa akin na yung leader mo, tuturuan ka niyan. Makinig ka lang. So, pero the first time na ikaw yung hindi nakikinig, hindi napapasok yung knowledge. Oo, mahirap yun. Go or no? Kasi minsan, ay, ayokong pumunta sa party na yon kasi ganito, ganito, ganyan. So, nag-predict ka na. Nangyari sa akin yan nung minsan eh, may invite ako, hindi ko na lapagan. Masama lang yung pakiramdam ko. Hindi ko sinasadya na hindi ko siya lapagan. Pero nag-oo ako. Pero nung nakita ko yung event, parang... Sayang, parang... 200, 250 katao yon. Sayang, wala ako sa process na yun. Wala ako sa scene na 250 yung nanood eh. So yun, dapat nandun ka rin sa process talaga. Like, bari, mag-grow na rin yung no barriers. At least nandun ako sa process. Nakita ko sila bago siya nag-grow. Masasabi mo yun. Dapat nandun ka rin sa process. So yun lang. Tsaka huwag ka mahiya. Yun naman talaga yung ano, confidence talaga. Pero nakaka-intimidate lang minsan. Yung iba, mas mayabang. Pero kasama yun eh. Diba? Linda daw, na-curious lang ako, Kuya Soul, sa take mo dito. Yan. Ano yung, kumbaga sa business, ano yung, sa tingin mo, sino ang mas powerful? Yung isang taong, let's say kunya sa English, yung isang taong ma-influence, like you, or yung isang taong, hindi siya kilala pero may pera lang siya? Sino ang mas maunang mag-grow? Yung pera talaga, ano yan, malaking, importanteng asset yung pera. Diba? Talaga. Pero kung may pera ka nga, wala kang diskarte, senseless. Unless sobra-sobra yung pera mo, mag-hire ka ng ganitong tao, babayaran mo siya, possible. Para dun sa alam niya, no? Para dun sa alam niya. Okay. So, ang tanong mo is, sino yung mas magsasucceed? Sino yung mas mauna magsasucceed?
Yung taong ma-influence or yung taong may pera lang pero hindi siya kilala? Pwede naman kasi na kahit wala kaming pera, influensya meron kami. Kagana pa rin talaga yung... Influence pa rin. Both pa rin. Kasi kung mapapansin mo, may mga mayayaman na ang kakausapin nila itong tao na to eh. Oo. Pero hindi naman sila mayaman. Anong kayang gawin ng tao na yun? Ay, kailangan mo muna magpaalam dyan. O yun, hindi naman pera yun. Ano yun? So, respeto yun. Diba? So, mahirap yung tanong na OG. Hindi, bakit sa kulungan nga, diba? Bakit sa kulungan parang kung matatandaan mo yung mga drug lords? Oh. Bakit nila napaikot yung buong Philippine government? Na nakakulong pa sila. Gets mo yun? Oo. That's influence. Influence yung tawag doon. Ngayon, if you have the rich people na, ay, kaya kong gawin to, kaya kong gawin yan. Eh, lahat ng nakaswak doon, parang alam na nila yung gagawin. Ito yung kahinaan ng mayayaman. Contact niya to, contact niya. So, street pa rin. Street pa rin yun siya. Bagay. Makes sense. So, kung sino uno yung magsasucceed, siguro yung consistent ang ano, ang application niya. Siyempre, yung laging nagtitinda, yun yung laging may benta. Sa bagay. Kahit gano'ng karami tinda mo, kung di ka naman nagbubukas. Wala din. Hindi ka naman bebenta nga naman. Bagay. So, makes sense. Pero trust the product din. Like for example, bigas. Yung bigas, kahit anong brand, mabenta eh. Oo. Trust ka ng product din. Maniwala ka lang. Oo. Diba? Yun lang. So, trust ka lang sa product. Kung gagamitin din talaga. Kahit pa iba-iba yung product mo, trust mo pa lang siya. Parang plastic cup eh. Wala naman tayong brand ng plastic cup talaga. Pero bakit, ba't yung mayaman importante yung gumagawa ng plastic cup? Gumagawa ng toothpick. Diba? So, may gamit pa rin siya. Yun lang. Meron mo ba? Okay, so magbe-break muna tayo para last break. Sa last na ano natin. Yes. Yep. Pasa mo ang alak, baby, pasa mo. Pasa mo ang alak, baby, pasa mo. Pasa mo ang alak, baby, pasa mo. Di kanin ang pulutan, pasa mo. Yeah, no barriers, we're back. Yun. Yeah, okay, right. Ulit nagbabalik. Siyempre, bago ulit natin ituloy yung ano natin, kwentuhan, tanungan sa ating guest. Siyempre, una-una, siyempre, nagpapasalamat ako kay OG Gambino sa pagpapahiram ng mansion. And then, syempre, kay Soulem-G. Syempre, siya yung ano eh, anong tawag dito. Kasama pa rin naman sa No Barrier, syempre, original. So, kumbaga ngayon kasi, ano natin, kung mapapansin nyo. Ibang approach. Pero halos ganun pa rin naman. At least ngayon dito, nakikita lahat. Okay. So, tapos yung ano pa, syempre, yung mga clothing. Syempre, yung sa Balibago Cartel, kay OG Gambino, Malicioso, Hood Sinners, Moneybox, tapos ano pa ba yung mga ibang pinopromote na ano natin? Local Vibe Entertainment. Yun, Local Vibe Entertainment, syempre. HYFEE Records. So, yun pa rin naman. Syempre, lahat naman open dito. Wala namang pinipili kung sino yung ano. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Tsaka, syempre, mas, sa tingin ko, mas, sa opinion ko lang, mas maganda yung ganito na usapan talaga, di ba? So, yung sa mga unang episode, tama ba? Or episode, or tama. Yung mga nakaraan, pwede pa rin naman sila ma-invite dito, like si OG Gambino, di ba? Last time, and then ngayon si Soulem-G. So, yun. Kukwentuhan tayo dito. So, konti-konti pwede nang i-improve. And then, isa pa, kung meron kayong gustong ipopromote, pwede kayong mag-message.
pwede kayo mag-comment or kausapin nyo lang yung mga nandito, so yung nakikita nyo. Diba? Yun. Eto ngayon, babalik natin kay Soulem-G sa ating guest. Pero syempre, personally, papasalamat ako kay Soulem-G sa pagsama sa akin kagabi. Yun. Magandang, kailan ba lalabas yung ano natin? Alin? Yung video. Meron bang? Merong video yun eh. Merong video. So, ayun, nagpapasalamat ako sa kanya sa muling pagpapainit ng dugo. Yeah, mga advices niya. So, yun. Syempre, shoutout doon sa gumawa ng Jim Pomelo. Umiinit talaga yung dugo. Ilang minutes ba yung koy? Ang Jim Pomelo yan, 600. Ilang minutes bago lumabas? Ewan ko. Mga 30 minutes siguro. Eh, diba? Pero, diba? Pero shout out. Napakripok naman si Kalo doon. Oo, diba? Ako, ripok tayo doon, no? Diba? So, ayun. Syempre ngayon, first time tatanong ako, papabayaan ko na magtanong yung guest natin. Kasi alam ko sigurado, ano. Ako yung magtatanong? Oo. Ibig sabihin, baka meron kang gustong itanong sa amin or ikaw, payo or ano. Kasi point of view ganun. Kasi as mga nauna, mga pioneer lalo na si Soulem, malaking ambag niya sa ano. At saka kaya nga katulad nung sabi ko kanina nagsisimula tayo na anong feeling ng dating ikaw yung nag-i-interview, ngayon ikaw yung ini-interview, diba? anong payo? Anong payo? Anong tanong? Anong individually sa amin ganyan. O kaya ano masasabi mo dahil dati camera lang at saka microphone na maliit yung gamit natin ngayon. Ako, I believe in tawag nito, progress. Diba sabi ko nga kanina, yung pagiging hip-hop nga is more of being competitive and hustling nga siya. So yung mga hindi mo nakuha nun, kunin mo siya. Okay? So, kung dati, home studio lang, unti-unti ngayon, medyo may camera na, meron na tayong lightings, meron na tayong headset. Yung mga mixer na. Unti-unti, nakakabili na lang tayo ng beats. Kahit ako, lately, bumili din ako ng beats. No? So, nice. Ibig sabihin, yung pag-asenso naman, hindi mo mapipigil yan eh. Okay? So, meron nga akong saying ng idol ko na having one is close to none. So, ibig sabihin, pag isa na lang daw yung meron ka, pag nawala pa yung isa na yon, pwedeng wala ka na. Digit. So, kung pwede kang bumili ng dalawa, bili ng dalawa. Kung pwede kang bumili ng tatlo, bili ka ng tatlo. So, dati, yung isa lang yung sombrero natin. Di ba? So, unti-unti, yung bili, medyo dalawa na sombrero mo, tatlo na sombrero mo. So, ibig sabihin, progress kasi yung tawag doon. Hindi mo naman mabibigil yung progress. Ang pangit lang dyan, yung marami na yung meron ka, tapos nawawala isa-isa. Kumbaga pabaligtad na. Oo. Imbis na dumadagdag, nababawas. Nakuha mo na yung asenso eh. Not really na mayaman. Umasenso ka ng konti, or yung term is nag-upgrade ka ng konti. Nag-upgrade ka. Dati, puro chinelas ka lang, nakabili ka na ng sapatos. Bakit hindi? Yung sapatos mo, hindi naman mamahalin. Tapos, unti-unti, nakabili ka ng Jordan. Bakit hindi? Hoy, Tukoy, since diba? Sinabi mong, dinig ba? Since sinabi mong nakabili ka ng beat, may iabangan ba kaming bagong kanta mula kay Soulem? Actually, yung Hood Zinners, yun nga, parang ano lang. Ay, yun. Promotional lang na track commercial yun. Para dun sa damit. Okay. Wala pa akong ginagawa ngayon na mga kasing bigat nung dati about na yung may lyricism talaga. Si Hood Sinners, parang Hood Sinners lang talaga siya. Pang commercial. So, pang kalokohan lang talaga siya. Pero, I mean, ayun nga, parang minamaterialize ko yung brand. Nilagyan ko din siya ng kanta. So, yan. Pero aware ka ba, Koy, na, na maraming nag-abang dun sa Prodigal Son 2? Oo. Narinig ko medyo mainit eh. Narinig ko si Prodigal Son 2, parang binanggit na rin nila yung Colors Part 2. Sa Colors, hindi ko siya masyadong, parang ayoko nang gawin siya din, si Colors Part 2. Kasi parang, yung expectation naman,
din, di ba? Baka magising kasi yung matatanda. Actually, narinig ko yan sa'yo, Kuya Soul, nung bago ako sa AC. Magigising yung matatanda. Yung wag na nating gisingin ang mga natutulog. Yung mga nagpapahinga na, magpahinga na sila. No, kasi, I mean, yung sense of maturity, medyo nag-sink in na din naman na. Okay? For the music, possible. Naman siya. Pero yung era kasi noon, tsaka wag mo nang tatakpan yung isang colors. Yun naman yun eh. Huwag mo na rin takpan yung isang prodigal son. Yun talaga yun. So kung napapansin nyo yun, di ba, mayroon mga foreign rapper ngayon. Name drop ko na, like si Snoop Dogg, di ba? Ano ba yung pinerform niya sa Super Bowl? Yun lang din yung mga kanta niya dati. Oh, yun. Oo. So, gets nyo yung point. Huwag mo nang tabunan yung una mong ginawa. Kasi ako nakilala. Ang trademark na talagang ano, track. Kahit naman yung legendary rapper na ngayon na si Andrew E. and si Francis M. Sila nakilala. Yun pa rin ang pinaperform nila. Yun talaga. 1991 din. Yun pa rin hanggang ngayon. So, ibig sabihin, you trust your song din. Okay. So, identity din yung isa. Okay. Get. Ayun. Identity din yung isa. Diba? Yun yung... Pero, kung gagawin mo yung Prodigal Son 2, pero mahirap pa rin kasi, ano yun, di ba? Pagka yung nahuna, no? Parang mahirap pa rin. Eh, bro, kasi... Yun yung hindi naiintindihan ng iba. Gawa mo ng 2. Ang hirap gumawa ng ano eh. Yung kakapay, masan. Baka yung expectation ng mga tao, syempre yung expectation ng tao dun is, ano, malakas yan. Lalong mas malakas. Sa Prodigal Son 1. Di ba? Hindi magano yan. Parang ang bab... Mahina na si Soulem, ganyan. Hindi, pagkakaroon ng comparison, at saka parang linilihis mo nga eh. Like for example, sa kanta sa video ke, may pareho siyang title, doon pa lang nalito ka na. Sino kumanta? Yeah. Di pag sinabi, Prodigal Son, Soulem-G, isa lang yun. At saka iba yung init mo nung ginagawa mo yon, compare mo doon sa gagawa ka ng 2, tapos alam mo... yung expectation nila minsan madalas bababa eh, no? Diba? Pero na lang kung may iba ka siguro ang gagawin na gimmick. Diba? Yung gimmick isa sa ano yan, effective din yan. Like ngayon maraming mga wala akong karapatan para sabihin yun eh. Hindi ko naman din sila ka-level, mas angat sila sa akin. Like ngayon parang social media wars. Social media controversies na lang. Do sikat na sila para pareho. Di ba? So parang hindi ko din style 'yun. Kaya ayaw mo rin siyang eh, parang plain musician lang din talaga. Yung music from the heart, lyrics mo, 'yun lang din talaga. 'Yun yung i-embrace mo. Pero yung iba kasi, iba yung pagka-rapper nila, hip-hop nila 'yun din. Ako parang iba yung perspective ko dun sa akin. Diba? Yun yung sa pananaw ko. Ito naman Kuya Soul, anong mapapayo mo sa mga ano, sa mga newer generation talaga ng mga rapper ngayon? Newer generation na rapper ngayon? Kasi ang daming mga may idol sa'yo ngayon na mga new generation. Ay, basta si Soulem. Siguro they will have their time. Dadating ang panahon na sila naman. Makikilala din sila, a-idolin din sila. Wag lang silang malilihis. Like, kasama sa life yun eh. Drink, yung smoke. Yung iba may mga ini-intake ba. So, dun lumulubog yung mga G minsan. Yung mga hip-hop, yung mga rappers minsan. Dun sila lumulubog. Okay? So, gaya nga na sabi ko sa inyo kanina, didiskarte ang hip-hop sa sapato, sa sombrero, sa hustle, magkapera, makuha to, makuha yan. Pero hindi niya mapapansin ng ibang hip-hop din yung magpapabagsak sa kanila. Una-una, sugal. Sabong. Tapos, una-una, ano ba? Yung, ayan, droga. Droga. Okay. Ano pa? Babae. Babae, isa din niya. Kasama din yung babae, pero depende din sa babae. May babae na tutulungan ka. Na-down talaga. Tutulungan ka kung ano yung gusto mo. Pero pag hindi niya gusto yung gusto mo, eh, wala na. Medyo may ano dyan. Medyo may weight na konti yan. Hindi kanya tutulak pataas eh.
Oo. May check and balance kayo ng konti eh. So yun. Yun lang. Kumbaga ang sabi nga... Nervous na ako, napunta na sa babae. Nakalata mo ba? Pinapapunta talaga ni Lance dun. Hindi, yung ano, ang pinaka ano dyan, nabuhay kang yung lifestyle mo, hip-hop. Pero wag mong papabayaan na yung hip-hop, i-hip-hopping ka rin yan. Magiging babaligtad lahat ang... Balik lang sa definition niya, hip. So what? Hop is the movement. So ito pa yung minsan na nakakapigil sa atin, yung hip-hop politics minsan. No? Like for example, hindi ko kakampo to, hindi ko kaano yan. Tapos may mga haters ka din minsan talaga. So gaya nga nasabi ko, yung direction mo yung alalahanin mo lang. Oy, Tukoy. Speaking of ano haters, paano ka mag-handle ng haters? Lalo na, kunyari dati. Mas putok na putok ka dati kung ano mo eh. Pero putok ka rin naman ngayon. Ano yung masasabi mo sa mga haters? Or paano mo si... Paano mo sila hinahandle? Una sa lahat, hindi ko kilala yung haters ko. At parang wala pa ako dun sa ganun na level. Pero kung hate talaga nila ako, hindi naman ako yung nag-isip nun sila. Sa utak lang nila yun. So sila pa rin yun. So hindi ko din naman problema yun. Huwag mong pansinin. Kahit sinong rapper yun sinasabi. Huwag mong pansinin. Eh kasi asenso mo na yun eh. Pero mahirap din kasi minsan yung magpipigil ka eh. Nagpipigil ka? Yun yung ano, dun na pumapasok yung salitang control. Control is power. Control is power. So, dahil nga nagma-martial arts din ako dati, yun yung sabi sa akin, control. Discipline. Not really discipline eh. Control talaga. Your emotions. Like minsan, di ba tayo, pag nalasing tayo, medyo may nagsisink in na yung, minsan feeling G ka pag lasing. Minsan parang, di ba, natitigan. Kaya mo lahat. Pero, ayun, nangyari sa akin yun, hindi nabasag ang ulo. May mga tipong ganun. So, control pa rin. Kung hindi sana nangyari yun. Yun yung sinasabi ni OG nung ano, yung oversoul. Ay, yung oversoul. Oversoul. Na nawala ka na sa sarili mo. Yun sa bagay. Dapat, okay, so. Okay. Sa bagay. Na, gets naman yung mga... Ayan, napunta na rin tayo sa oversoul na yan, Koy. May tumetesting pa ba ngayon hanggang ngayon kay Soulem? Sa mayroon pa bang nakakapagpalabas ng oversoul? Yan, or mayroon pa bang chance? Si MadMike nakakaalam niya kasi nag-edit siya nung video no CCTV ko. CCTV ako nung ano. Ewan ko kung nakwento ko kay Mac, hindi ko yata nakwento. Pero nakwento mo ba? Hindi ko sinabi. Basta... Ano yun, off-cam. Off-cam lang. Ayun po, na ano. Pero okay na yun, okay na. Wala okay na yun, okay na. Nagbayad tayo. Nagbayad tayo ng ano, atraso. na 25 ka rin ba? Hindi. Ah, hindi ba? Hindi. Gcash lang. Ah, Gcash. Oh, di mas malala pa rin pala yung sa akin. Gcash lang. Ikaw naman kasi. Sayang. Hindi, pero hindi sinasadya yun yung away. Hindi yan sinasadya. Pero may mga bata na tumitesting sa'yo. Subukan ko nga yung ano, yung Soulem, kung gano'ng katigas. Wala pa naman. Wala, walang gagawa niya. Hindi na rin ako mainit noon eh. Hindi ngayon. Wala. Mas lalo na ngayon. Wala pa. Hindi, kung mayroon, hindi ko rin ramdam. Hindi ko din naman ramdam. Na ano. At saka kung meron man, para bang galing na ako dyan. Galing na ako dyan, bakit ko babalikan? Ano yung para saan yung balik kung galing ka na dyan? Parang ganun, di ba? Mike. Hindi naman ano. Ibig sabihin kasi na parang tinitigan kanya na rin na parang target kanya. Kumbaga, yung intention goal niya, talaga. Ako, intention niya, yung goal niya na ako yung inisen. So, ikaw naman, huwag kang pupunta dun sa will niya. Di ba? Kasi pag kinagat mo yung will niya, wala na, talo. Yun na. Kumbagat ka sa gusto niyang mangyari. Di ba? Makes sense. Di ba? Tingnan niyo yung iba na ano, like sa boxing, sa MMA. Pag tatawagin niya yung kalaban, hindi niya masyadong pinapansin. Kasi world champion yung isa eh. Bakit kita papansinin? Yung parang pinaano niya. Kasi tawag din yung after ng match, after niya manalo. Yung kino-call out niya. Kino-call out niya. Pero,
Pero yun, OG. Kasi kasama yung hype eh. Speaking of boxing, kailan ka nag-start ng box? Parang 2014? Hindi naman ako full-time na boxing. Oo. Pero naligaw ako sa tamang coach. Naligaw ako sa tamang coach. Which is successful din yung tao na yun. Yung coach na yun. Basta magaling siya na trainer. Ito pala yung masasabi ko. Swerte din ako sa mga trainer ko tsaka mentor ko sa lahat. Hindi ako nakakalimot sa kanila kung sino ako ngayon dahil product sa kanila yun. Naging pro. Yung isa dyan si OG Gambino. Yung trainer ko ng martial arts at tsaka yung trainer ko ng boxing. Maganda yung inputs nila sa akin na maging ganito ako. Sa bagay. Sa martial arts kasi baliktad, hindi ka tulad sa gang eh. Like, nagte-training ka para huwag kang makipag-away. Sa martial arts na tinrain ko ha. Nagte-training ka para hindi ka makipag-away. May martial arts na combative talaga. So yun. May martial arts na combative. So nung gangbanger kasi ako nun, parang ang nagpa-tone down sa akin yung mga black belt. Na malay mo makaharap ka ng mas marunong sa'yo. Yung mga ganong ideology ba. So dun ako natakot. Oo nga no. Tapos yung mga techniques na lethal, paano kung ginawa yun sa akin, masakit, na pwedeng makapatay. So, yung mga ganun na move na. So, ngayon, sa street, pag gandun ako sa street, may magti-trip sa'yo, parang hindi na kita papatulan. Parang alam ko na, tindig mo lang, ganun. Ah, meron ka rin instinct, no, na alam mo kung... Bago kasi ako nag-martial arts, gangster nga, December may instinct. Oo. Oh. Ng fighting. Nung wala pa akong alam, pasabay lang kami ni Mac nun eh. Sa Abakan, sa Santa Maria. Di ba? Pasabay lang kami nun. May mga nakaaway pa tayong Ensonville nun, no? Shoutout sa mga Ensonville boys. Hindi, yeah. Talaga testingan talaga nun. Testingan. Eh nun, wala pa akong training-training nun. Eh kung may training ba? Hindi patay. Pero... Kung iisipin mo ba, di ba, yung mga nagra-rumble sa daan, malalakas sa loob eh. Imagine mo kung sa China nangyari yun, alam mo yung likas sa kanila yung kung fu. Oo, yung kung fu talaga. Lahat marunong, di ba? Parang lupit, ang lupit na yun, yung manood pag gano'n. Gulpihan talaga. Pag, Pero ano, shoutout sa mga kuya ko sa martial arts na parang ano din sila. Underground. Meron din. Pero speaking of... Hindi ko pwede masabi eh, pero may underground din sila. Gusto ko lang itanong. So, for you, ano nga ba yung ano? Ano nga ba yung mas the best? Yung self-learning or yung may mentor ka talaga? Ay, may mentor ka talaga. Kasi diba yung iba, ay, basta ako, ano, basta experience is the best teacher, sabi nga nila, diba? May mentor ka. Kahit hindi mo aminin na ayaw mo nang may mentor ka, pero may idol ka eh. Oo. Ayun pa rin yun eh. Gagayain mo pa rin siya. Eh, what if may mentor ka pa? Sinasabi ko din sa mga estudyante ko to pag ang pinakamahirap sa buhay, yung wala ka ng teacher. Pagtapos mo mag-graduate or kung maghihiwalay kayo ng mentor mo. Wala nang gagabay sa'yo. Kaya yung ibang mga homies ko ngayon, parang dati kong mga estudyante. Kasi natuto na silang mag-business din, mag-hustle, mag-negosyo. So naturo ko sa kanila yung bartending, naturo ko pa sa kanila yung pagiging hip-hop. Parang natutuwa sila ngayon na parang... Ganito pala yung feeling. No? Ganito pala yung feeling. Dati napapanood lang sa ganito, sa music video. Ngayon alam na nila ako pa paano. Para bang tayo din, di ba? Yung give and take tayo ng process hanggat may mangyari. Yun yung gusto ko din sa ibang hip-hop din. Yung hip-hop, talagang dream catcher din yung mga yan. Ngayon, huwag kang manghihina dun sa dati mong gustong ma-attain talaga. Di ba? Saka so, magkaroon kang target. Oo naman. Yung goal talaga. Like, kung financially man yan,
Sana next week may 5,000 ako. Next week sana may 6,000 ako. Pero syempre bago mo ano 'yun, syempre ano 'yung rin ng gumawa ka rin. Kung papaano ka, hindi lang puro target lang, puro goal lang. Kasi mahirap rin naman 'yun, 'di ba? Kumbaga parang gusto mong bumili sa tindahan ng ganito pero ayaw mo na mo maglakad papunta sa tindahan. Oh, legit, so, legit. Wala rin ano, legit. So ito naman ano, next question ko Kuya Soul. Like syempre kahit naman gaano tayo kasipag, dumarating tayo sa time na gusto nating mag-procrastinate, eh, 'di ba? So paano mo nilalabanan 'yun? Like, kunyari, yung, kunyari, may months kasi na parang, ay, this month, parang tinatamad ako yung gumalaw. Ah. May ganun eh. Diba? Ako lately, medyo parang 2 weeks ago, parang demotivated. Oo, oh, yung yun. Oh, yun ba yung tamang term para doon? Hindi naman siya demotivated. Sige, sige. Ayun, eto. So, last year, dumaan ako ng depression. Dumaan ako ng depression talaga last year. Talagang malungkot ako noon. Dumaan ako ng depression. Career, tapos yung mga iniisip mo pa na tao, okay? So, na-depressed talaga ako. And then, bandang February, bago ako mag-birthday ng March, ayun nga, meron akong martial arts na mga friends. No? Parang meron silang gathering eh. So, okay. Kumbaga ba sa G nun, meron tayong meeting tas jump in. So ngayon ako nun, dahil nga malungkot ako, parang nagyaya yung mga friends ko ng yung martial arts. So, na-miss ko yung feeling na ano, yung pressure nung G na jump, bago ka ma-jump. Alam mo yung pressure na yun eh. Na-miss ko yung feeling na ganun. So, ang ginawa ko ngayon, dahil sobrang down ko ngayon, na-miss ko yung feeling na ma-jump in ako. So, ang ginawa ko, nag-attend ako dun sa gathering ng martial artist na yun. Mga ano sila, mga brown belter, tsaka black. Tapos, sinubukan ko uli na nandun sa bilog. Kasi diba yung instinct ng survival mo nun, sa jump in, parang ia-uplift mo yung sarili mo para mag-survive ka. Tapos yun, nung na-survive ko yun, parang bumalik na ako sa... Tumaas na ako. Parang ginising ka lang na? Hindi, ginising ko talaga yung sarili ko. Pag-ising siya. Malungkot ako ba? Hindi pwede to, kailangan ko labanan to. Nagpunta ako doon sa physical na meron talaga para i-push ko yung sarili ko ulit. Na-miss ko tong feeling na to. So yun yung naramdaman ko. So na ano ko siya. Sa tinatamad naman, hindi pwedeng tamarin. Pero minsan, hindi ka tinatamad. Yung katawan mo yung pagod. Pero gusto mo pa. Tama. Sabagay. Para bang ikaw, rapper ka tapos parang nag-work ka sa BPO thing. Oo. No? Sakal. Gusto mo ng pera eh. Oo. So, may hassle ka pa, may damit ka pa. Tapos parang gusto mo mag-rap. Wala kang maisip ngayon na lyrics. Pero pag narinig mo yung beat, parang iba na yung... Parang kang nahipan ng Panginoon na buhay ka ulit. So yun yung isang reason ko din ba't gusto ko rin mag-rap. So ibig sabihin, kailangan mo ng self-motivating ano din sa sarili mo. Iba naman yung... Pag-ising. Iba naman yung sa isip. No? Iba naman yung sa ano... Actually, kailangan mo magpahinga talaga sa isip. Maraming nagsha-shutdown dyan. Yung iba nagko-collapse dahil sa ano eh. Overthink. Overthink, sa pamilya. Oo, naranasan ko yan eh. Nung... Nervous breakdown. Kung nag-start ka ma-depress, malulungkot ka, kaisip, hindi ka na makatulog, hindi ka makakain. Hindi pa naman ako umabot sa ganun. Pero, di ba yung nakwento ko nga sa'yo nun? As in talagang, tawag dito. Inawalan ako ng gana sa lahat. Ayoko na mag-rap. Gusto ng puso ko mag-rap, pero yung isip ko, lumalaban na siya na ayaw na niya. Parang, so, pag every time na kahit magpatugtog ako ng beat, yung sa puso mo, parang yung sinasabi niya, parang game. Pero pag iniisip ko na yung sasabihin ko, wala. Hindi na lumalabas. Blanco.
So, yun yung naging problema ko talaga yung ano. Minsan siguro yung inspiration, kailangan mo din nun. Bakit mo siya ginagawa? Kailangan mo din babalik ka din sa ano, na sa basic kung bakit mo ginagawa yan. Para saan ka bumabangon? Balik ka mo talaga lagi dapat. Like for example, yung nai-inspired ka na gawin mo to. Number one, kung i-verbalize ko dyan, one is achievement. Kahit papaano nagawa ko to. Kahit papaano naging team ka ng No Barriers. Kahit papaano may papanoorin sila. Achievement, that is one. Yun lang naman eh. Diba? So, ang goal is mag-achieve ka na mag-achieve. Kahit maliliit na achievement. Okay. Winning pa rin yun eh. Like for example, ako, sabi ko nga kay Mike na dapat malagay na sa poster yung pangalan mo, Mike, kahit papaano. Diba? So, yung kagabi, nilagay niya yung pangalan niya, nandun sa po, yung event, may poster, andun yung pangalan niya. So, naging makatotohanan. Eh, dati, gusto mo lang sumulat ng kanta, nakasulat ka na ng kanta, gusto mo mag-record, nakapag-record ka na, naging makatotohanan. Gumawa ka ng MTV, naging makatotohanan. Nag-materialize yung plan mo. So, meron akong friend doon na teacher na isulat mo daw yung, i-drawing mo daw yung mga gusto mong makamit. Tapos, pag nabili mo na, kulayan mo daw siya. Kunwari, gusto mo ng lowrider bike, drawing mo siya. Tapos, pag nabuo mo na yung bike, kulayan mo siya. Tapos, pag ano na, bili ka na ng iba-ibang kulay, parang ganun ba? Bili ka, o. Pwede kang, ano, basta sa yung checklist mo, ha? Gawa ka ng checklist mo. Anong kasunod nito after ni No Barriers? So, doon ka mag-aano. Tapos, so, may... Sige, sige. So, yun. May iba lang ako. Sa... Ano na yun? Sa estado ng buhay mo, syempre. Wala pang family na talagang tinatayuan mo na, I mean, sa sarili mo. Oo. Paano yung manage ng sitwasyon mo doon? Like for example, marami mga tanong about ano, hindi lang naman tanong about kailangan mag-aasawa. Lagi nandun ang tanong. Hindi. Marami din naman nagsasabi na buti ka pa tol, nagagawa mo yung gusto mo. Yun yung kabaliktaran ng tanong ng iba. Kasi yung iba parang naging hindi nila masyadong na-fulfill or na-execute yung gusto nilang i-execute. So, nag-asawa agad? Not really nag-asawa agad. I mean, yung iba kasi sobra nang seryoso din sa career. Diba? Like for example nga, dati gusto mo lang mag-work para magawa mo yung mga gusto mong gawin. Bandang huli, hindi mo na nagawa, puro ka na lang work. Senseless. Wala na. Diba? List na yung goal niya. Work na lang. Wala na yung wala gusto. Na yung dapat niyang gawin. Kumbaga yung will ko kasi natupad siya. Yung will ko natupad na ito muna yung gusto kong gagawin. Ganito, ganyan. At saka sa culture lang din ng Pilipinas yung ano, parang early marriage din. Oh. Sa mga Westerners, parang, di ba, parang late din sila na ano, nag-tawag nila, nagko-commit. Okay. At saka masaya naman ako ngayon kung ano man yung nangyayari. Yun naman yung importante. Medyo nakabawi na rin ako dun sa nangyari last year. So, masaya naman. Siyempre, tao lang din tayo. Nalolongkot lang. Para narinig ko yung ano. Pero, ayun. So, sana nag-enjoy kayo sa mga nanonood. Yun. Napaka-seryoso. Napaka-seryoso naman ng No Barriers ko masyado. Hindi, ano lang yan. Joke kailan lang. Kailan ako mag-aasawa? Parang... Oh, sige. First time. Nakaplano ba? Actually, may draft ako nung kasal ko eh. Alam mo na yung gagawin ko eh. Naka-drawing na rin, ganun. Hindi. Alam mo yung gagawin ko. Ayoko lang sabihin yung concept. Hindi, ganito siya. Para siyang event. Okay. May ticket. May something. Hindi, parang yung ticket, yung invitation. May idea na ako. Iba pa regalo. Hindi naman. Siyempre, may ticket. Ibig sabihin,
mag-e-entrance sila. Not really naman na ganun. Ay, hindi naman ganun. Okay, sige, sige. Siguro yung invitation, parang ganito yung dating. Ah. May idea na ako. So, alam talagang, ko din naman na. So, talagang pinagplanuan mo talaga. Oo, oh, ganun ako eh. Minsan yung mga MTVs ko, ganun. Alam ko na yung output. Bago ko execute. Kumbaga, naano mo na. Ngayon, gagawin mo na lang yan. Kung paano. Naalala mo yung picture natin sa Santa Maria? Kung naaalala mo na, tol, picturean mo nga ako dito. Kasi na-visualize ko na siya eh. Ah, oo. Oh, may ganun ako. Yung nasa taas ba tayo nun? May ganun akong pananaw. Kaya pala nung minsan, may sinad kang picture sa akin yung sasakyan mo. Tapos yung lugar. May ganun ako. Tapos iniisip ko, ba't kaya sinad sa akin ito ng ganito? Naalala mo yung sa MTV na may overpass? Oo. Naisip ko na yun. Mm. Ako yung unang gumawa ng clip dun sa MTV na yun. Ay, sa taas. Naisip ko na siya. Okay. Meron akong ganun na idea. Like, hindi pa siya nangyayari. Nakikita ko na siya. Na-foresee ko siya. So, yung next question dyan, Kuya Soul. Kilala mo na ba kung sino magiging asawa mo? Kilala ko na ba ang magiging asawa mo? Ayun lang. Ayun yung mga tanong nyo, walang niya kayo. No barriers. Talagang no barriers na. No barriers literally. Yeah. Ayun lang. Okay. Mag-oversee ko na ba? Ewan ko, parang hindi ko pa. Yun nata, hindi mo na, ano, nagkamali ka yata. Hindi, mahina yata ako sa babae. Mahina yata talaga ako sa babae. Pini ko hindi naman, Kuya Sol. Baka sadyang, ano, sinasala mo lang na mabuti muna. Yung ganun ba? Ina-analyze ng mabuti. Ganun. Hindi alam sabay. Ni Mac yung kwento kasi no lahat-lahat, no, Mac? Ikaw kasi Mac eh. Si Mac kasi. Hindi. Siguro ano, ang tawag nito. Like, kailangan mo muna maging stable. Mm. Yung iba kasi sabi nila na, ganun din naman. Asawa ka na. Mag-asawa ka rin naman, mag-aanak ka rin naman. Pero yung mga nagsabi na to, hindi naman sila yung bubuhay. Hindi naman sila yung Joe Shoulder nung kasal. Hindi sila yung bibili ng diaper. Gatas, Doon sa salita, parang hindi ako masyadong natatangay. Alam mo yung sarap battle nga, di ba? Huwag mo daw dibdibin. Yung birthday ko, di ba? Yun din yung sinisigaw nila. Nasa Lazada ba yan, yung asawa? Baka nasa Lazada, order na tayo. Pero paano yun? Paano mo i-handle yung ano? Siyempre, minsan paulit-ulit mo. Oh. I mean, paano yun? Minsan paulit-ulit mo na siyang naririnig. Tapos, alam mo yun, parang yung way na paano ka marindi sa ganung sitwasyon. Ano yun? Parang normal na tanong naman din yun. Kaya lang, ang ano kasi dyan is... yun na lang din yung itatanong nila sa akin. Wala nang iba. Wala na silang ibang mababato kundi yung tanong lang na yun. Gets mo ba? Oo. Yun na lang yung ibabato nila sa akin. Wala na din naman. Wala. Yung isasagot ko, yun at yun lang din naman. Isa lang. Para siyang net catcher. Mm. Para siyang filter. Hanggang dun na lang. Tapos yung follow-up question ko dun, Kuya Soul, ano ba talaga? Kasi lagi ko naririnig yun eh. Kunyari, pag tinanong ko isang tao, kailan ka mag-aasawa? Kahit yung mga kaedaran ko lang, pag niloloko ko, sagot nila sa akin, pag stable na ako. So, ano nga ba talaga yung totoong meaning ng pagiging stable? In your own definition, kasi iba-iba yung definition ng tao eh. Ito, parang na-achieve ko na din naman, yung pagiging stable. Pero kasi, mahirap yung, ano ngayon? Hindi naman mahirap na, ano? Like, for example ba, syempre, ikaw yun eh. Okay? And ako kasi, hindi naman ako may pagkasigurista din. So siguro talaga medyo hindi pa full step yung gasolina ko para doon. Hindi ko pa talaga maapakan yung silinyador ng gasolina talaga para umabante doon sa stage na yun. Pero marami nang hihinayang. Bakit daw hindi pa ako mag-asawa talaga? Nasisense ko yun. Nanghihinayang sila. Parang excited sila sa akin. Ayun. So, pero, minsan iniisip ko na, ewan ko kung mag-a-agree kayo, no? Parang,
pag hindi ka daw ordinary na human being, parang iba nga daw talaga yung landas mo. Agree. Nag-agree ka. Oo, ako agree ako din. Like, iba talaga yung... Oo. Iba yung para sa'yo, iba yung para sa kanila. Parang ganun. Hindi ka... Pero hindi ko tinitake away yung idea na hindi ako mag-family, ha. Oo. Ayoko din na mamatay ng ganun. Yung sasabihin sa burol ko na... Tangin ng soul, hanggang namatay, binata talaga. Ayoko mangyari yun. Oo. Yung sasabihin sa kabahong ko na sana po. So yun, yun yung ano ko. Ako naniniwala ako doon na parang may ibang plano si God sa akin. Mm. So ayun, hindi mo naiisip yung siyempre minsan may papasok sa mga sarili na yung pagka-desperado, hindi mo naiisip talaga, never mo naiisip. Minsan naiisip ko din na parang ano, nagsa-self-reflect din ako minsan. Why? Bakit nangyari to? Bakit nangyari yan? So, tinitimbang ko din yan. Kaya lang kasi minsan yung kasabihan nga, yung tough times don't last, tough people do. Siguro sa panahon ngayon, nasa baba talaga yung gulong mo. And then, little by little, angat ka din. Yun lang. Pero yun lang, hindi mo mababalik minsan yung mga panahon. Panahon, minsan yung tao na nawawala sa'yo, hindi mo mababalik yun. Pero ang importante, nakatayo ka. Di ba? Di ba, Mac, ang importante, nakatayo tayo, Mac. Kailan ka ba maglilibre na lechong manok natin, Mac? Hindi, totoo yun. Ibig ko ba sabihin, sino bang tao lang problema din? Legit. Oo. Di ba? Pero ang importante kasi na andyan ka, nakatayo ka, humahasel ka, kumakayod ka, wala kang bisyo, safe ka pa. Okay ka pa. Nagagawa pa natin yung mga gusto. Bonus na sa buhay yon, men. So paano naman yon yung pagiging teacher mo? Bartending mo. Ano yung mga naging lakas mo para mapunta doon sa sitwasyon na yun? Ano yung mga ano, motivation ba? Saan nanggaling? Saan nanggagaling? Sa mo hinugot. Kaya bakit naging ganun? Sa sarili ko lang din. Sa sarili ko lang din. Like, to be honest, sino bang mag-aangat sa'yo? Sarili mo lang. Sarili mo lang din. Meron tayong so-called friends na andyan ng good times, pero pag dibdiban, hindi sila masyadong ganun kaano. Diba? I'm sure mag-agree si Mac, mag-agree ka na nung ikaw mag-isa, minsan wala namang Soulem, wala din namang gang na nandun para sa'yo. Ikaw diba? Lang din. Ikaw lang din. So minsan mayroong mga ganun na idea. Ang importante daw, huwag ka lang masyadong malalapit sa mali din. Baka yung outlet mo mali din eh. Ang nangyari na kasi sa akin yun. Sira yung ano. But, yun nga no. Masyado ng seryoso. Family masyado yung ano. Masyadong seryoso. Hindi, pero ano yan, at least, napaliwanag mo. Wala bang kalokohan na pwedeng pagkakalokohan? Hindi, yan. At least napaano natin, no? So, nakilala nila sa Soulem. Tunay na buhay. Hindi naman tunay na buhay. Parang ano lang. Tunay na buhay. Tunay na buhay. Kala ko nga kanina, magkakaiyakan na tayo dito. No barriers, ang tunay na buhay. Okay, so, ayun, dahil matagal-tagal na rin tayo, at syempre, I hope nag-enjoy kayo. Tapos, last na lang. So, anong pakiramdam na dito ka sa podcast, No Barriers? Syempre, as part ka pa rin naman ng team, at part ka talaga ng team. So, anong pakiramdam ngayon? Dahil at least susubukan. Okay naman. Hindi, actually, excited ako no last week. Medyo piyesta nga lang daw. Piyesta. Last week. Tapos, ayun nga, kung sino yung may invite pa ng No Barriers, napakaswerte nito. Yung isishare ko nga sana kung matutuloy pa natin yung traditional na ano, after the podcasting.
tapos idugtong natin yung, di ba? Dati, so, no? Medyo... Pwede. Pwede siyang matuloy. Mm-hmm. Okay. And then, syempre, marami din nag-aabang na talaga. So, ako naman, isa, natutuwa din ako. And then, yun, sa mga bagong team, malay mo, iba pa ang maimbita natin. Legit. No? So, tuloy niyo lang. Kahit merong ibang podcast talaga na nauna, so ito naman, pang-Angeles naman to na podcast. Oh. Pang-Angeles naman. May iba pa ba nagpo-podcast sa Angeles so wala far? Wala pa, di ba? Wala pa naman. Hindi, tsaka kahit nung No Barriers pa, sinasabi nga ni Soul na... Para sa Angeles. Para sa Angeles. So, sabi nga, tatanda ka, di ba? At least meron ka mapapanood. Merong parang, parang may testimony. Tama ba? Tama. So, yun ang magiging, ano, ito yung No Barriers. Siyempre, ayun, ano pa yung mga masasabi mo na baka may gusto kang isingit na... Ano bang muna? Yung masishare mo about sa mga naging achievement mo ngayon, ano yung masishare mo sa kanila para yung mamotivate din sila? Una sa lahat, gagana ka talaga pag natutuwa ka sa ginagawa mo. Number one yun. And then, pangalawa, minsan yung success, kailangan ng pasensya at pag-iipon talaga. Pag-iipon. Okay. Ng pera. So, ipon talaga. So, dati, pangarap lang natin yung ganyan, ngayon may pambili ka na neto, maganda din yun. Mm. Ano pa? Huwag niyong hayaang tawag nito, yung reputasyon nyo ay masira din. Siyempre. Minsan dun sumasablay eh. Depende sa ano eh, karakter ginawa. Yung ibang karakter talaga gusto badass eh. Okay. So, yun, medyo ano yun, lions to lions, sharks to sharks. Yun talagang tapangan, angasan. Okay. Pero yung may nagagawa kang move, iba din yun. Diba? So, ayun din. Tapos, ano pa ba? Yun lang, kung saan ka nag-start din, huwag ka rin kang makakalimot. Yung kumustahan din. At saka yung napapansin ko ngayon sa hip-hop scene, nasabi din to nung unang podcast eh, kay OG. Yung lamangan. Okay. Ako hindi ko na tinitingnan yung lamangan or sino man yung magiging angat pa sa akin. Gaya nga nasabi ko, may style yung iba, may style din ako. At saka respeto sa mga full-time rapper talaga. Full-time yan eh. Kung ano yung na-achieve nila, sa kanila yon. Deserve nila yon. Deserve nila yon. Kung tayo, hindi pa natin na-achieve yung para sa atin, okay lang din. Okay? So, hindi tayo full-time rapper, pero may ipon naman tayo. Failure ba yun o success pa rin? Success pa rin. Success pa rin. Diba? Hindi ka nga sumikat, pero may ipon ka pa rin, success pa rin siya. Ngayon, kung may ipong ka, medyo wala naman pinapatunguhan yung pera mo, parang hindi yun success. So, you have to do something then. Palaguin mo yung pera. Actually, kahit hindi din pera eh. Ito, may tip pala ako na isishare sa inyo. Kung bakit ako blessed. Yung mga natutulog sa bangketa minsan, iwanan nyo ng kahit ano. Legit yun. Mga sobra yung damit, pinaglumaan, iwanan nyo dun sa mga wala talaga. Yun yung anting-anting ko. Kaya usually job interview, hindi ako nare-reject. Kaya minsan may mga tawag din minsan. So yun yung ano ko. Lalong-lalo na yung mga, ano, mga pulubi sa ospital, ganun. Matanda. Yun yung ano ko. Yun yung anting-anting ko pala. Oo. Tapos babalik yon in a different way. Okay. Sige. So, let me share your experience. Alam niyo mga nagtitinda sa stoplight? Na titinda ng money, ng EMA. Hindi, dahil daw may pinag-aaral sila, ganun. Or makaka-uwi, nangingi lang ng masaya. Na binibigyan ko yung mga yan. Na barya-barya lang. And then little by little, bumabalik sa akin yan ng ibang paraan. Minsan magkakagig ako, uy, ito na yung binigay ko na ano.
Yung Teacher's Day, yan, binigyan ako ng sombrero, binigyan ako ng alak. Uy, eto na yung binigay ko dun sa ano. Tapos, dati may alaga ako sa Nepo Quad, yung nagtitinda ng mani. Bata pa siya noon. Ngayon, umasensyo na siya ngayon. Nang tinitinda niya na ngayon, parang mangga na yata. Or ano. Naalala niya pa ako. Bata pa siya noon eh. Sabi ko, oh, huwag ka magbibisyo ha. Huwag ka mag-ano. Magtinda ka lang. So, naligaw ako sa Nepo Quad, nakita, binata na siya. Kuya, kuya, ako yung binibigyan mo noon. Tapos bumalik. Kung ano yung paninda niya, binigyan niya ako ulit. Tapos binigyan ko siya ulit. Oh, musta ka na? Ganyan, ganyan. Ito rin kuya, iba na paninda ko. So, naramdaman ko na, umasenso siya. Tsaka yung fulfillment nung natulungan mo yung tao dati. Yeah, out of 2008 pa yun eh, bata pa talaga. Ngayon, binatilyo na siya. Pero yung natandaan niya ako, kahit wala na akong bigote, yeah, natandaan niya ako. Kuya, ikaw yung ano, di ba? Tapos yun. So, ibig sabihin, yun yung effectivity ng street talaga. So, you pay it forward sa street. Hindi yung pagiging street gangster mo. Yun, nasa street talaga. Mm-hmm. So, yung mga parking boy, mga gwardiya. Yan. Tapos yung mga, alam mo yung mga naka-three-wheeler na naghihingi ng bote at saka bakal. Mm-hmm. So, makikita mo, natutulog lang sa bangketa. Ayun, yun pala, isi-share yung advocacy na yun. Basta Christmas. Yan, mga sobra niyong damit, medyas, shorts, pinaglumaan, tsinelas. Gawin niyo, ibigay niyo sa mga may ano. Minsan, nagbibigay ako ng mga ipika scent oil kasi malamig pag ano eh, December. Makita mo yung mga bata ng tsinelas. So, yun. So, yun yung ano ko. I pay it forward. Yun yung pinaka ano ko. Kung bakit ka blessed. Pero titingnan mo yung bibigyan mo, ah. Mamaya, yung iba hustler din, eh. Mamaya, rugby boy pala yung binigyan. Nangyari doon sa Korean Town. Kuya, pa yung barya? Wala, wala akong barya. Tapos bumili akong ice cream. Pag tinapon ko yung balat ng ice cream doon sa maraming basura, nakita ko yung bata, nagbibilang siya ng barya. Sabi ko, walang niya ka, mas marami ka pa palang barya sa akin. Sabi ng bata, ginanon ako. Walang niya ka, hustler tong bata. Ako kaya madalas, ako ganun din, madalas, pero... Hindi, I mean, kaya madalas na ano ko, nag-share ko ng blessing din kung meron. Yung mga itas, yung mga... Well, in fairness sa mga itas kasi, tatanim talaga sila, tol. Tapos yung bunga dito, binibenta. So, meron din silang... Pangit dun kasi, Goy, binubura out nila eh. Yung mga nagtitinda sa simbahan, ganyan. Kung sino yung ganyan na, ano, may mabuting loob. Kasi yung mga, ano, no, mga craft nung mga yun... Solid kung matitikman nyo. Yung papaya, ganyan nila. Solid. Tapos yung mga mayayaman, yung pa yung binubura out nila. Pero pag nagtitipid sila sa restaurant, daan-daan, ganyan, di ba? Dapat dun nga sila magano'y keep the change. Yung iba kasi parang may pambili na nga. Wala naman problema sa tumawad. Pero hindi kasi nila naisip yung mga aeta na to, parang naglakad yan ng pagkalayo-layo. Tapos tinanim pa nila, inintay nilang ilang buwan yung bunga. Tapos ganun lang bibilhin. So, maging patas din naman sila. Kung taga-syudad ka, huwag mo naman masyadong gawin yung gulang mo. Di ba? So, mura na binibenta eh. Tapos tatawaran mo pa talaga ng grabe. So yun lang. Meron pa ba? Meron pa ba tayo? So ano na lang. Ayun na. So magko-closing na tayo. So, closing na tayo. Siyempre, maraming salamat. May date pa ako. Maraming yes. Salamat kay... Alam mo, mag-asawa na tayo. Ayun, maraming salamat kay OG Gambino kasi sa pagpapayaram ng ganyang mansion. Yes. And then, siyempre, yung mga pinopromote natin, Balibago Cartel. Food Sinners. Malisyoso. Salamat pala dito. Kagabi nakalibre ako nito. Yeah. Nung tinignan ko siya guys, maganda yung sukat. Lalo na sa mga mahilig mag-tube, socks. And then kung sporty ka naman, no, saktong-sakto yung sukat niya. Ayan. Baga, may semi-crew. Yan. May picture pa yan, bibigyan ka ng picture, tas aperan pa kita. Parang hindi siya himulmulin, no? Maganda hindi, yun. Tsaka malamig siya sa paa. Yun, so yun, ganun siya, no? So ayun, maraming salamat. So last ano na lang, syempre sa'yo. Focus D, syempre. Local Vibe Entertainment, HYFEE Records, syempre.
Yun, maraming yun salamat sa Team No Barriers. Of course, mga original team like MadMike and Kalo. And then, ang pangalan mo kasi, Idol? Santi Boy. Si Santi Boy. And then, we have Lance. Focus D. Okay? Focus D. No? From a local by Pamilya. And then, ayun. Abangan nyo yung mga, siguro, gawa tayo ng 2022 na event, siguro. Ano ba? Oh, 2023. Oh, naman. G. Looking forward. Gawa tayo ng mga, sa mga ano, basta tatanggalin po namin yung discrimination. Ah, syempre. Mm. Kahit anong grupo nyo, pwede naman kayong sumuporta. Ay, mga idol, may mga idol ako na, ano, mga rapper ngayon na, hindi na ako magbabanggit para wala si Luzan, no? Oh. Lapag lang sila ng lapag ng event. Mm. Kahit malayo sila, lapag lang sila ng lapag. So, kilala ko yung mga yan eh. Pero, lapag lang sila ng lapag. Mm. Hindi lang sila, pero meron din na taga ibang lugar talaga. Lapag lang lumalapag talaga, kahit malalayo talaga. No, kahit hindi sila ganun ka-mainstream, pero yung lumapag sila. Oh, hindi laking sila nawawala. Yun nga eh. Laking hindi sila nawawala. Okay, so, ayan, maraming salamat. So, sana natuwa kayo. Oo. Siyempre. Ayun, kasi medyo may seryosong part din talaga. Kaya nga Soulem eh. Yung pangalan na yan eh. So, biblical word yun. Solemnity. Mm-hmm. So, ayun, kung ano, kung sakali, siyempre, pwede naman si Soulem ulit, di ba? Na mag, oo ano, naman. Na mag-guest ulit, if ever, na di siya busy or kailangan, di ba? So, ayun. So, last ano, message, yun na ba? Wala na ba? Last message, ayun, matuto ka kung saan nagkamali. Mm. Tapos yung gusto mo, abay kunin mo. Ayun. Ayun. Pag hindi mo yakin nga, kasalanan mo. Classic. At saka ano pa yung isa kasi, yung gift na binigay sa'yo, yun yung gamitin mo talaga. I-enhance mo. I-enhance. Gift mo nga yun. Yes. Okay, si Kalo, baka meron siyang gusto sabihin. Ayun, No Barriers, abangan nyo yung Mike. Yo. No Barriers, abangan nyo yung mga episode pang darating, tapos ilalabas namin ito. Abangan nyo, sobrang... Okay. Siya na naman, Santi Boy. Ito malisyoso, yun, pamimigay namin ito. Yun nga pala, bago tayo mamimigay tayo ng t-shirt, ayan. May mga stickers na rin yan. Yeah, meron mga sticker yan, so, mimigay natin. So, ano na lang, paano ba? Yung sa mechanics, i-ano na lang natin. I-announce na lang natin. Pero, yun. So, ayun. No Barriers Podcast. Maraming salamat. We out. Yes. Peace out. Yeah.